Abitago, and to the ano to the new members of this Rio Accountancy Group, ano, welcome sa ating grupo. Maganda dito guys kasi ano, maraming interaction diyan. You can ask actually if you have queries ano or problems in your academic talito mga ano nyo, mga inaaral nyo sa undergrad, you can simply interact with other more ano mature reviewees no na nandito. So you can seek instant help. It is a place for interaction. So maganda pong ano no, i-advise nyo yung mga classmates nyo and friends nyo no to join the group kasi we have many ano, we have many freebies here na that are actually ano you could ano, you could take advantage of no. May mga free seminars tayo dito, may mga raffles tayo dito. Even scholarship sometimes no, we provide raffle. Okay? Ayan, by the way pala, yung mga first years and second years who do not know me, I am Mr. Banggawan, no? I'm an author of Income Tax Book and the current ano, review director for Rio CPA Review Philippines. Okay? Ayun po, no? So, guys, ano, welcome, no? Welcome to our event for tonight. And I advise you to please take advantage, no, of our ano, of our services na nandito, no? Okay? And for those who do not know, ano, Rio is introducing a new service which is the hybrid system. So it is a face-to-face professional review pero hybrid po siya. Kumbaga we tailored no guys no the advantage of our online ano online system. And then probably narinig niyo na no yung mga online kung ano ang Rio no when it comes to online professional CPA review no. Tayo lang po yung naka-develop ng kompleto na system na very ano very revolutionary no. Tayo lang may ganito no, tanging tayo lamang po no, and the system is very ano very effective, efficient and very convenient. Actually pwede na kayo mag-review even if wala kayong access to physical review, even if nagwo-work ka ganun, you do not even have to spend so much like spending 120,000 maybe ano for a semester of review in places where professional review services are provided no. Mas kompleto pa nga actually and mas extensive pa yung pagkakagawa. It's more than a book, it's more than a reviewer, it's more than a review center no. Okay, so yun guys no, we are now we also have a Rio basic program no. Yung mga undergrad po na nandito, some of you are even looking for tarita tutors no, nagpapa-tutor pa no. I remember that time no, may chinututuran pa ako Kamuning area, manggagaling ako ng Makati tapos may work siya na Metro Manila kapag uwi ng boarding house nila ng Kamuning, tuturuan ko pa siya for her ano no, tawag dito yung mga topics no doon sa undergrad no. Guys ano, you do not need to do that na no, meron tayong Rio Basic dito. So if you are tarito encountering difficulty, nahihirapan ka sa accounting mo no, we have Rio Basic program no. So ito ay ano, ang maganda kasi doon tinuro niya lahat. It's more than how professors do teaching ano in the undergrad. Zero based talaga siya, ni-lecture niya. So kung nahihirapan kang mag-intindi no by reading no, you check our Rio Basic program no. And we have this ano Rio Professional Review program. Ito po yung para sa mga magte-take na po mismo no sa board exam. So our Rio Pro is online no, meron tayong pure online no. Kompleto po siya guys and very mura. You can take advantage of cost efficiency no, saka yung effectiveness ng system kasi lahat nandiyan, naka-organize po siya. All the coverage of the CPA board exam are there no. So you are guaranteed of completeness and yung wala kang makakalimutan kasi pwede mong ulit-ulitin. Basta maaga ka lang mag-enroll so you will be able to finish everything on time no. Okay? So yun guys no. Here sa ating ano group, we are providing seminar updates dito kapag may mga updates sa PFRS, we continuously provide ano updates here no. So ayun po, para ma-notify kayo no, you follow our page no. And then please add your friends no, invite your friends to attend here instead of nandun ka lang na nagpapakasaya sa mga memes, di ba? Sa mga group interactions na walang silbi no? Or anything na ano, no? Puro lang kabuluanan, no? Let's, join Rio Accountancy. Kasi dito, majority, no? Academics ang nandito. May mga nagpo-post ng job hiring dyan, no? May mga some accounting, ano, jokes or whatever. But the primary, ano, the primary purpose of the group is
academics. So kung ano yun, kung may mga ano ka, gusto mong na-update din, no? Just join us, no? Kasi parang ano to, parang venue, no, for accountancy student interaction. Okay? So yun pa guys, no, we may mga pasabog pa tayong parating, no, within 2 months from now. It will be announced by our ano CMO, no? Sir Wency Giron, no? And yung ating ano, no, we have our annual year-end raffle, no? So yun po ang tabayanan natin. Nagra-raffle din po kami dito pati scholarship. Okay? Our face-to-face review in Metro Manila will start December. So ayun, pina-finalize na po namin lahat-lahat para ano na po, no? Para makapag-kick off po yung ating face-to-face review, no? Okay? Regarding our app features, guys, no? We have upcoming app features like for example yung foldering, no, na before kasi yung contemporary design po kasi natin is ano, dito nakatawag dito yung mga videos for example yung folder ng concepts and quizzes nakalagay doon pa lang sa launcher kaagad, no, doon sa viewing page mo kaagad. Ngayon there is now a foldering wherein nag-group yung mga tawag dito different ano files, no, for each ano subject or for each major ano category of topics. Ganun po siya. So maganda na po siya. And one thing is we will now have time monitoring, no. Ito po ay masugid po na inaral ng aming team how to implement this one, and now alam na namin kung nag-aaral ang bata o hindi. So you will be receiving notification, no, na hello, kumusta ka na, ganito ganyan kapag kunwari nakikita namin na hindi ka na nakakapag-access, or more likely tatawagan kita, no, kapag ikaw ay nami-miss ka na namin, na. Okay, so yun po guys, no, ito lang po yung aking mga sasabihin. Sir Karim, ano, our reviewer, no, for financial accounting and reporting will take the floor. Sir Karim, thank you so much. Please ano, come over po. God bless guys, thank you so much. Bye-bye. Thank you, Sir Rex. Thank you so much. So, ayun guys, maraming salamat. Naka-ano, Sir Karim? Naka-mute ka yata. Okay na, sir. Okay na. Yan. Thank you so much, Sir Rex. Thank you so much. Good evening, everyone. Good evening. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So nakaka-miss din mag-webinar, no, parang it's been a while nung huling webinar ko dito sa REO. So for tonight we will discuss another no-brainer topic in FAR. Madali na tong topic na to, wag kayong mag-alala. So we will discuss tonight one of the easiest topics. Tara, easiest ba talaga yan, sir? Easiest topics in FAR, and that is inventories. So before we start, let me share my screen first. Ayan, okay. So for tonight, we will discuss a new topic. Wait lang, baka malobat pala ako. Ayan. Okay. So tonight, we will discuss inventories. And remember that the standard governing inventories is PAS2. And the title of the standard is also inventories. So basically, ang inventories, nahati yan into siguro 3 major subtopics eh. Una, pag-uusapan yung inventory composition, sino yung kasama saka hindi kasama as part of inventories. Pangalawang part nito ay inventory measurement. So kumbaga pag-uusapan ano ba ang initial measurement ng inventories, tapos yung subsequent measurement niya. Then yung pangatlong major subtopic nitong inventories na to, inventory estimation. So we will not discuss inventory estimation tonight kasi that was previously discussed by Sir Vinson on one of his webinars eh. So parang magdu-duplicate lang, magiging redundant yung discussion. Kaya naman dun sa announcement na ginawa last time, ang coverage ng ating discussion for tonight primarily focuses doon sa inventory recognition, yung composition, sino yung kasama, hindi kasama, and also we will discuss inventory measurement. In terms of initial measurement saka subsequent measurement, pag-uusapan natin lahat yan ngayong gabi. Okay, so but before we start, itap mo muna yung sarili mo. Okay, pasalamatan mo ang sarili mo. Bakit ko pasasalamatan, sir? Because you took the initiative eh, to learn tonight. Di ba? Kasi ang dami mong pwedeng gawin ngayong gabi. Pwede kang manood ng K-drama, pwede kang maglaro ng Mobile Legends, o kung ano mang extracurricular activity, kasi somehow parang pahinga mo na itong gantong oras eh, 6 to 9 or 6:30 to 9 p.m. But you took the initiative to learn more, to strive further on this program. So for that, itap mo yung sarili mo, pasalamatan mo yung sarili mo, maraming salamat. Hindi ka tinatamad ngayong gabi.
Charot lang. Hindi ka tinatamad mag-aaral ngayong gabi. Hindi ka tinatamad matuto ngayong gabi. Okay, so with that, let us start our discussion for tonight. So as I have mentioned kanina, kailangan gumana ng PowerPoint. Ayun, gumana na sa wakas. Kala ko di siya makikisama ngayon eh. So for our topic outline, first we will discuss ano nga ba ang definition ng inventories. Pangalawa, ano nga ba ang recognition principle ng inventories? So in terms of recognition principle, pag-uusapan natin sino ba ang kasama, sino ba ang hindi kasama sa inventory composition. And then last topic, we will discuss the measurement of inventories. So in terms of measurement, we will discuss the initial measurement as well as the subsequent measurement of inventories. Okay, so wag na natin patagalin pa, sir. Sabi mo kanina, no-brainer topic yan. So papatunayan kong no-brainer na topic talaga to. Then afterwards, if you have enough time, pag may extra time pa tayo tonight, then I will share to you some tips on how to easily understand and how to effectively study financial accounting and reporting. So most of the tips that I will be giving you later on, nabanggit ko naman to sa mga previous webinar ko na at saka sa mga video discussion ko, especially if you are enrolled with us. Pero i-reiterate ko lang, uulitin ko lang ulit para at least tumatak sa isip natin na ganito pala mag-aral, ganito pala pag-aralan ang financial accounting and reporting. Okay, so without further ado, let us start our discussion tonight. Under PAS 2, nagbigay ng tatlong definition ang standard. Sino nga ba ang pwedeng maituring as inventory? Ano-ano yung mga definition na binigay ng standard? According to PAS 2, inventories are assets. To be specific, inventories are non-financial assets. Take note of that. So according to PAS 2, inventories are assets, number one, that are held for sale in the ordinary course of business. Always remember this, dalawa lang palagi ang purpose ng assets. Kung papansinin mo, pag nilay down mo, in-enumerate mo, lahat ng assets na nag-exist, dalawa lang ang purpose o dalawa lang pinagagamitan sa asset. Okay, dalawa lang pwede mong gawin sa asset. Una, gamitin yan. Pangalawa, ibenta yan. Okay, dalawa lang talaga ang main purpose mo sa asset. Dalawa lang pwede maging intention ng management on assets. Either gamitin or ibenta. At ang inventory ay nagfo-fall doon sa purpose na ibenta siya. Okay? Pero hindi lahat ng binibenta ay tinuturing na inventaryo. Always remember that. Only assets sold or being sold in the ordinary course of business can be classified as inventories. For example, ikaw ay sardines manufacturer. Okay lang ba? Example ko, sardines. Kasi nagkikrave na ako ng sardinas. Okay, so tagal ko na dinakain ng sardinas. Medyo nagutom tuloy ako. Okay, so for example, isa kang sardines manufacturer. So kung binibenta mo ay can of sardines, so generally, yung binibenta mo na yan ay inventory. Kasi ang course of business mo, ang nature ng business mo ay magbenta ng sardinas eh. So pag kayo nagbibenta ng can of sardines, then basically, yung binibenta mo, inventaryo. Pero kung for example, ang binenta mo ay lupa at sardines manufacturer ka. So yung land being sold, not in the ordinary course of business, tama, hindi yan ang normally na binibenta mo eh. So ibig sabihin, if it is not sold in the ordinary course of business, hindi siya inventaryo. Okay. Unless iba ang usapan kung ganun ang nature ng business mo. Isa kang real estate developer or real estate agent na kung saan nagbibenta ka o bumibili ka at nagbibenta ka ng lupa, ibang kaso doon, inventory ang classification mo. Kasi naaayon siya sa normal na ginagawa mo. That is what we call as ordinary course of business. So again na, hindi lahat ng binibenta ay inventaryo. Ah. Kasi sabi ko kanina, dalawa lang ang purpose mo sa asset. Eh. Either ibenta o gamitin. So hindi lahat ng binibenta, inventaryo kagad yon. Dapat in the ordinary course of business. Pangalawa, may mga scenario na kung saan ang purpose mo talaga dun sa asset na yan ay ibenta. Ang problema, hindi mo pa natatapos gawin or in the process pa lang siya for such sale. So if that is the case, inventory pa rin ang turing sa kanya. Kasi ang ultimate purpose mo sa kanya ay ibenta later on. Eh. Kasi alam naman natin na meron tayong mga sinisimula na bagay na hindi natatapos. Eh. Alam natin yan. So if that will be the case, kung ang ultimate objective mo naman sa asset na yan ay ibenta in the ordinary course of business, then that asset is considered as inventory pa rin. Kahit hindi pa siya tapos. Kumbaga kahit hindi pa siya ready for sale, pero in the process na siya for such sale, then classified pa rin or considered pa rin yun as inventories.
Pangatlo na pwedeng maituring as inventories ay mga materials o supplies. Pero ingat lang, hindi lahat ng materials o supply ay considered as inventory. Dapat materials at o supplies na ginamit o kinonsume to produce such inventory or para makarating ka doon sa final form niya na kung saan ibebenta mo siya in the ordinary course of business. Kasi for example, papel. Yung papel na yan, ginagamit mo sa opisina as office supply. So hindi pwede maging inventaryo yun. Prepaid supply ang classification nun. So para masabing inventaryo, dapat yung supply o material ay considered as factory supplies or direct or indirect materials na kung saan ginagamit to produce goods that are to be sold in the ordinary course of business. O kaya naman, materials o supply siya na gagamitin to render services in the future. Yun, pwede pa rin maklassify yun as inventories. Okay. So again, na may tatlong classification or may tatlong definition na binigay ang PAS2, ang standard. Isa lang sa tatlong yan ang pwedeng, isa lang sa tatlong yan ang kailangang masatisfy ng item para maging inventory. Hindi yan ola, any of those definition. As long as meron diyang isang masatisfy, automatic inventaryo na. Kaya nga, dahil tatlong definition na binigay ng inventaryo, o ng inventaryo, na binigay ng PAS2 regarding inventories, meron tuloy iba't ibang klase ng inventories. At ang classes of inventories vary in accordance with the entity's nature of business. Kasi in terms of nature of business, generally may tatlong nature ng business. Either merchandising ka, or manufacturing, or service business. Tama, tatlong usually na nature ng business. Kung ikaw ay merchandising business, isa lang ang inventory mo. And that is known as merchandise inventory. Kasi ang nature ng business ng merchandising, di ba, buy and sell? Buy, sell. Ang binibili mo, later on, without altering its original form, ibibenta mo. Tama ba? So, ibig sabihin yung binibenta mong item na yan, inventory yan. Kasi it is being sold in the ordinary course of business. Pangalawa, pwedeng manufacturing business ka. Pag manufacturing business ka, di ba, ang nature ng business mo ay buy, convert, and sell. Ang binibili mo, raw materials. Ang binibenta mo, finished good. Tama ba? Kasi take note, pag manufacturing business ka, may bibiling kang item, you will alter it, babaguhin mo siya, you will convert it into another item, na yung another item na yon later on, yun ang ibibenta mo sa outside customers mo. Di ba? Ina-alter mo, binabago mo yung original form ng binili mong produkto o binili mong item. And that is what we call as manufacturing business. So pag manufacturing business ka, tatlong inventaryo mo. Finished good inventory, work in process inventory, raw materials inventory, and factory supplies. Ang raw materials inventory sa factory supplies, yan yung binibili mo. Tama kasi ang nature mo nga, buy, convert, and sell. So yan ang binibili mo. And inventory yan, kasi yan yung mga items na binibili mo, tapos later on, i-consume mo o gagamitin mo in the production of the finished good. Kaya inventory pa rin ang classification yan. Next, ang finished good inventory, sabi ko nga kanina, inventory yan. Kasi nga, yan yung magsasatisfy sa unang definition. Yan yung item na ibibenta mo later on in the ordinary course of business. Ang work in process inventory naman, sinasatisfy niya yung pangalawang definition. Yung in the process of production for such sale. Kasi alam naman natin, may mga instances na nagsisimula tayo ng production pero hindi natatapos kasi may cut-off lang minsan. So nagiging work in process siya. Okay, so work in process items are also classified as inventories. Kasi sinasatisfy nila yung pangalawang definition. In the process of production for such sale. Next, ang service business ay meron ding inventory. And the inventory is called work in progress inventories. So usually ang turo sa basic accounting, parang walang inventory item ang service business, no? Pero pag tungtong mo na intermediate accounting, meron talaga yan. That is known as work in progress inventories. Ang laman ng work in progress inventories ay generally yung mga materials or supplies na nagamit mo na in the rendering of services. Usually nakikita yung work in progress inventory sa mga long-term construction. Tama ba? Kasi dahil matagal o masyadong matagal yung pag-render mo ng service, then definitely yung na-accumulate mo ng cost in the rendering of the services, it can be capitalized as cost of your inventories. Okay? So usually hindi natin tinatakilan sa advanced accounting pinag-uusapan yan. Ang focus ng intermediate accounting is more on merchandising sa manufacturing business.
Pero anyways, kaya nandyan yan kasi sinasatisfy niya yung definition number 2 saka definition number 3. Ay, naku sir. Basic pa rin. Nandito pa lang tayo sa unang slide. Wala pa rin ka-challenge-challenge. Ano pa, no-brainer na kagad. Totoo ngang no-brainer topic itong inventories. Basic. So, syempre, hindi dyan iikot ang discussion natin. Introduction lang, yung para at least aware ka ano nga ba ang inventory. Ano nga ba ang kaibahan ng inventory from all the other assets ng company. Pinag-usapan natin kanina yan. So, ang main focus ng discussion natin ay dito sa recognition. Okay? So, sir, kailan nga ba tinuturing na ang isang item ay inventaryo ko? Kaya according to the standard, according to PAS2, an item is recognized as inventory is number one, if it satisfies the probable rule, dapat yung transaction is probable, tapos yung item is measurable. Pero yung recognition rule na yon medyo malabo eh. Medyo vague yung recognition rule na yon. Kaya naman, gumawa ng specific rule na kung saan, kailan nga ba maituturing na inventory ang isang item? Ang rule is that all goods to which the entity has title shall be included in inventory regardless of location. So I'll repeat. Yes, may recognition rule ang standard. Pero according to generally accepted accounting principles, mas specific itong rule na to na kung saan para maituring na inventaryo ang isang item, kailangan may title ang entity doon sa item na yon. At ang general rule regarding title, is that the one who has possession has legal title. Okay. Actually, itong rule na to nanggaling sa law to eh. Naalala niyo last time sa law, meron tinatawag na personal right saka legal right. Naalala mo sa law yon? Di ba generally ang legal right is being transferred upon delivery. Tama? And kapag na-deliver na sa'yo, ikaw na yung may hawak doon sa item na yan, therefore, may legal right ka na o may legal title ka na doon sa item na yon. So, ibig sabihin, itong general rule, itong pinag-uusapan natin, actually, this one was derived from law. Okay, na ang rule nga, kapag hawak mo, sa'yo. Okay, that is the general rule. Kasi nga, that establishes legal title. Eh. Possession establishes legal title. So, ibig sabihin, kapag hawak mo, sa'yo. Kaya alam naman natin na sa lahat ng general rule, meron niyang exception. Kaya nga naalala ko lang dati. Ito pala ko naalala itong mga general rule exception na ito. Dati kasi nung ako'y undergrad, alam niyo ba, sikat na sikat yung Accounting Coach Philippines. Tama? Do you know that? No? Do you know that Facebook page? Yung Accounting Coach Philippines. Nung ako'y undergrad, marami, ano yan yun, napaka-healthy pa nung accounting group na yan, ng Facebook group na yan. Kapag tanong ka, may mga CPA na magsasagot sa'yo, and so on and so forth. Kaso, as time passes by, ewan ko, napasok na ata ng mafia yung group na yan. Napasok ng mafia, no? Napasok ng mga kawatan yung group na yan. Kung ano-ano na yung pinagpo-post, mga walang kwenta. Ngayon nga, parang puro pornography na yung nakikita ko sa accounting coach niya. Kaya nag-leave na ako dyan eh. Kaya if you want a meaningful discussion about accounting or and anything under accounting, kindly join Rayo Accountancy. Ito nag-promote. Rayo Accountancy Group. Kasi dun sa Rayo Accountancy Group, talagang accountancy group siya wherein you can ask questions regarding accounting, then someone will answer you, and then minsan nga kapag may time talaga ako, nagsasagot ako ng mga ano doon eh, mga questions doon eh, 'di ba? So kumbaga mas healthy yung discussion doon sa group na yun. So if you have the initiative to learn more about accounting, if you have any concerns, kindly join the Arreo Accountancy Group wherein you can ask anything about accounting and someone will answer. Okay, speaking of accounting coach, kaya ako na bad trip dyan kasi meron dyan nag-post last time eh. Ako, baka ikaw pala nag-post ito. Ako, guilty ka. Baka ikaw pala nag-post ito, ikaw yung guilty. May nag-post na, in this world full of general rules, you're my exception. Shit. Kasi, patay tayo dyan. Mga ganyan post, nakaka-bad trip. And auto-leave ako dyan. Ako, auto-leave ako dyan. Auto-leave eh, no? Mga ganyan yung post, automatic leave kagad tayo sa group. Charot lang. Di ba? So, kumbaga, ako, bago ka maglandi, mag-aral ka ba? Charot lang, joke lang. Minsan kailangan natin maglandi. Minsan kailangan natin maglandi minsan. Minsan lang. But anyways, going back to my discussion. So, alam naman natin lahat ng general rule, merong exception palagi yan. So, again, anong general rule? Pag hawak mo, sa'yo. Okay? Pag nasa tabi mo, sa'yo. That is the general rule. Pero alam naman natin, may exceptions yan eh. Tama, may mga instance na hindi mo hawak, malayo sa'yo, pero sa'yo. May mga instance naman na hawak mo na nga eh, pero hindi pala sa'yo.
Okay? Pag-aari pala ng iba. Di charot lang. Joke lang, joke lang. Ako ba? Ako sir, maraming salamat. Meron naman ako naalala ngayong gabi. Okay? Nakakasakit pala tong topic na to. Kala ko matututo ko. Okay? Matututo pala akong masaktan. Di joke. Di ba ganun naman talaga ang buhay eh. Di ba? General rule, kapag nasa tabi mo, kapag hawak mo, sa'yo, that's the general rule kahit sa naman talaga. Pero may mga instances na hindi mo hawak, malayo sa'yo, pero sa'yo. Pero mas malala yung mga bagay na nasa tabi mo o hawak mo na, pero pagmamayari pala ng iba. Di ba? Naku, maraming salamat, sir. Okay. Naalala ko na may mga, marami naman ako naalala ngayong gabi. But anyways, speaking of exceptions, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 na exceptions sa pag-uusapan. At isa-isay natin yan, huwag ka mag-alala. Okay, isa-isay natin yung exceptions na yan. So ano na yung mga exceptions na yan, sir? Una, goods in transit. Pag sinabing goods in transit, yun yung mga goods na nasa gitna. Tama, in transit, nasa kalagitnaan. So ngayon, kung yan ay pinadala via cargo ship, then nasa gitna ng dagat yan. So kapag sinunod mo yung general rule, ibig sabihin pagmamayari ng dagat yan. Di ba? Nakatakot yan. Kapag via airplane naman, kapag goods in transit, nasa himpapawid yan. So pag sinunod mo yung general rule, ibig sabihin pagmamayari ng himpapawid yan. Di ba? So nagigets yung main point ko. Kaya exception niya kasi nasa gitna yan eh. So kailangan natin malaman kapag in transit ang inventaryo, sino nga ba talaga ang may-ari? Kanino ba dapat ang inventory? Pag-uusapan natin later on yan. Pangalawa, consigned goods. So pag sinabing consigned goods, yan yung mga pinadala natin sa another party. So ibig sabihin, hawak yan ng ibang tao. Okay? So mamaya malalaman natin kung sino ang tamang nagmamayari niyan. So inventory financing agreements, these are scenarios wherein ginamit na collateral ang inventaryo. So more likely, hindi mo hawak yan kasi sinangla mo siya. So malalaman natin kung sino ang may legal title over those inventories. So nandyan din ang sale or return, sale on trial or approval, installment sale, bill and hold sale, layaway sale, and special order sale. Na mamaya, isa-isay natin, huwag ka mag-alala. Alam ka namang, in-enumerate ko lang yan without explaining each and everyone. Naku, edi walang kwenta yung webinar na inatinan mo ngayong gabi. Di ba? So we will explain each and everyone. Let us start with goods in transit. Diba, ang dali, sir? Ano ba naman yan? Kalawang mahirap tong topic na to. So let us start with goods in transit. So para malaman natin kung sino nagmamay-ari ng inventaryo, na para malaman mo kung inventory mo ba yan o hindi, always check the shipping term. Na, kasi the shipping term will dictate kung sino ang may-ari ng goods in transit. And technically, alam naman natin sa basic accounting, meron dalawang pinakasikat na shipping term. Tama, nandiyan ang FOB shipping point at nandiyan ang FOB destination. Tama, yan yung dalawang pinakasikat na shipping term eh. Pero pag tungtong mo, kasi sa basic accounting pa lang yan eh. Pag tungtong mo na intermediate accounting, medyo dumami yung shipping term. Tama, gano'n naman talaga. Kaya nga, basic accounting is literally basic accounting. Parang yung dalawang salitang yun, hindi pwede pagsamahin. Eh, no? Basic sa accounting. Kasi kailan ba naging basic ang accounting? Pero pansinin mo, pag tungtong mo na intermediate accounting, parang nag-times 10 yung knowledge na kailangan mong i-absorb. Tama? Ganun karami madadagdag. Eh. For example lang, itong shipping term. Ang turo sa'yo sa basic accounting yan, usually dalawa lang. FOB destination saka FOB shipping point. Pag tungtong mo na intermediate, naging lima. Tama ba? Next, yung sa receivable, di ba? Ang turo sa isa basic accounting, ang allowance lang, allowance for doubtful accounts lang, or allowance for bad debts lang. Pagtungtong mo na intermediate, naging apat yung allowances, di ba? Pagdating sa depreciation, ang turo sa isa basic accounting, straight line lang. Pagdating mo na intermediate accounting, nadagdagan na straight line, working hours method, output method, SYD, double declining, etc. etc. Di ba? Dumami lalo yung depreciation method. Di ba? So kumbaga, ganun talaga ang buhay eh. In order for you to accumulate knowledge, you need to learn how to step up. Di ba? Yun lang naman yun eh. Kung gusto mo mas matuto, kailangan marunong ka mag-step up. Kailangan marunong ka mag-adapt. Di ba? At yun yung purpose ng BSA program. Di ba? Nag-accumulate yung knowledge kasi nga, ganun karami yung kailangan mong aralin din in preparation for the board exam. Anyways, going back to this one, dahil ko pag sinasabing pasakali, wala na namang kwenta, sir. So in terms of shipping term, sabi ko nga, the shipping term dictates kung sinong may-ari ng inventory o ng mga goods in transit. So generally, merong dalawa o lima para. So dalawa, tuloy, lima na shipping term na nag-exist. Una, nandiyan ang FOB shipping point. Pangalawa, nandiyan ang FOB destination. Pangatlo, nandiyan ang free alongside or FAS. Nandiyan pang-apat ang cost insurance freight, which is also known as CIF. And number five, nandiyan ang X-ship. Ang kailangan mong tandaan para malaman mo kung kanino ang inventory is to learn saan ang point of transfer ng ownership.
Kaya nga tinawag na FOB shipping point yan. FOB stands for free on board. Ibig sabihin, libre ni seller hanggang shipping point. So ibig sabihin, ang point of transfer ng ownership ay sa shipping point. Tama ba? Kasi libre ni seller hanggang shipping point eh. Tama kaya niya libre hanggang shipping point kasi pagdating ng shipping point, ang may-ari na si buyer. And always remember this, kung sino ang may-ari, siya na dapat ang chargeable sa cost. Always remember that. Kaya nga free on board, eh, libre hanggang shipping point. Pag na-ship na, ang may-ari na si buyer. Therefore, lahat na ng susunod na cost niyan, chargeable na kay buyer yan. Diba? Basic, sir. Ano ba naman yan? Dali-dali na naman ito, sir. Next is FOB destination. Free on board up to destination. Diba ang destination niyan ay sa buyer's location. Tama ba? Sa baba pupunta yan. Diba? Pupunta ang inventaryo kay buyer. Kaya libre ni seller hanggang makarating kay buyer. Tama ba? Kaya nga halos walang gasto si buyer kasi nga libre ni seller lahat. From the shipping point until destination. Tama ba? Next, free alongside. Kaya tinawag na free alongside yan kasi ang transfer ng ownership o ang point of transfer ng ownership ay kapag alongside na siya doon sa port kung saan isiship yung inventory. Tama ba? Kaya nga tinawag na free alongside yan. Okay. Ang point of transfer is alongside the vessel or alongside the port on which the goods are to be shipped. Next is CIF. So ang CIF, ang point of transfer na ownership niyan is upon loading of the goods doon sa shipping cargo o sa airplane o sa vessel, kung ano man yung gagamitin na mode of transportation niya. And then the last one is X-ship. So X-ship, the point of transfer is when the goods are unloaded at the other side. Pag sinabing other side, doon sa buyer's port. Kasi manggagaling sa seller's port yan, papunta sa buyer's port. So pag binaba kay buyer, doon sa port ni buyer, hindi pagmamay-ari ni buyer yan, ha? Yun yung port na malapit kay buyer. Pag nailapag na doon yung inventaryo, meron ng point of transfer na ownership. So syempre, no, in-enumerate ko isa-isa yan, pero parang ang labo pa rin. Ang labo pa rin, hindi ko pa naintindihan. So let me give you an illustration. Ay, taray, parang visual representation. Ano, may pa-visual representation ka pa, sir? Kala mo talaga totoo, eh, no? So let us discuss again the goods in transit, but this time may visual representation tayo. Diba? Para mas madaling maintindihan. Okay? So di ba magsisimula yan? Siyempre, pag nag-order si buyer kay seller, tapos siyempre, ang susunod na step, ipapadala na ni seller yung inventory kay buyer. Tama ba? So magsisimula yan doon sa lugar ni seller. From seller's place, pupunta ang inventaryo sa port ni seller. I mean, hindi pagmamay-ari ni seller yan, ha. Yan yung port na pinakamalapit sa lugar ni seller. Sa seller's port. Then afterwards, syempre, pag nandun na yan sa area ng ano, ng seller's port, pag nasa seller's port na yan, iloload na yan doon sa barko. Tama ba? Pagka-load sa barko, aandar na yung barko. Tama ba? Tara, may visual recall na totoo, sir, ano? So, under na yung barko. Pag umandar na yung barko, ang next na destination niyan ay doon sa port na malapit sa buyer side. Tama ba? Pero again na, hindi porket nakalagay diyan buyer's port saka seller's port pag ba may-ari ng dalawa yan. Ako, naloko na. Ha? Pag sinabing seller's port, yun yung port na malapit sa lugar ni seller. Pag sinabing buyer's port, yun yung port na malapit sa lugar ni buyer. Kaya nga syempre, pag nailapag na yan sa port ni buyer, i-deliver pa yan, may another transportation pa yan, papunta sa lugar ni buyer. Okay. So ano natutunan ko ngayon, sir? May pa-visual representation ka pa, wala naman akong nuggets. So pag-usapan natin, saan yung point of transfer ng ownership? Okay. Para malinaw sa atin, na kapag nasa kalagitnaan ng inventaryo, sino nga bang may-ari? Ang pinakamalapit ang point of transfer ng ownership, hindi FOB shipping point. Ang pinakamalapit ang point of transfer ng ownership, ay free alongside or fast. Kasi ang usapan, kapag na-deliver na yan o kapag nandun na yan alongside sa port ni seller o doon sa vessel na kung saan da ilalagay yung inventory, then automatic may point of transfer na. So maglalagay tayo dyan ng parang broken line. Signifying na dyan yung point of transfer. Kaya nga kapag may point of transfer na, pansinin mo, kapag may point of transfer na, syempre ilalagay mo yan dito. May cost yan. Tama? So yung cost of loading, kasi sino na may sagot? Si buyer. Tama? Bakit, sir? Kasi pagdating doon sa point na kung saan nagkaroon ng transfer of ownership, kay buyer na yan eh. E di ba ang usapan natin kanina, pag kung sino may-ari, siya ang chargeable. Kaya nga, dito, yung gastos mo papunta dito, yung gastos papunta sa port, sino ang chargeable? Si seller pa. Kasi seller pa, siya pa may-ari up to that point eh. Tama ba? So, yung cost papunta dito sa seller's point, tuloy port,
ang may gasto si seller kasi pagmamayari pa ni seller. Dahil na i-transfer na inventory, dahil may point of transfer na, pag nandun na siya alongside sa seller's port, dahil kay buyer na yan, yung cost of loading kay buyer, yung shipping cost sa punta dito kay buyer, yung cost of unloading kay buyer, yung delivery cost sa punta dito kay buyer. Sagot na lahat ni buyer yon, kasi may transfer na ng ownership. Clear tayo dun, guys. Clear tayo dun. Kaya nga tinawag siyang free alongside. As long as alongside na siya doon sa seller's port, automatic may point of transfer na. Diba? Basic, sir. Diyos ko. Yan na ba yan, sir? Ang dali. Common sense. Tare, common sense. Napaka-basic. Walang ka-challenge-challenge, sir. Okay? So again, nagkakaroon tayo ng visual representation para maintindihan mo saan yung point of transfer. Ang susunod, after free alongside, ang, may pinakamal- ang susunod na mas malapit, ang point of transfer, hindi pa rin si FOB shipping point. Ang susunod, si CIF, si cost insurance freight. Kasi di ba anong usapan natin kanina doon? Sa cost insurance freight, ang point of transfer ay kapag na load na siya, kapag na ilagay na siya doon sa barko na o doon sa vessel na kung saan gagamitin pang deliver ng inventory. So kapag na load na siya, may point of transfer na. So ibig sabihin, ito na, pansinin mo ha, yung gastos mula kay seller papunta sa port, sino ang gagastos niyan? Si seller pa. Yung cost of loading, sinong sasagot? Si seller pa din. Kasi wala pa yung point of transfer doon eh. Magkakaroon lang ng point of transfer kapag nailapag na, kapag nailagay na sa barko. So starting that point onwards, lahat na lang susunod na cost kay buyer na. Kaya nga ang shipping cost kanino? Kay buyer. Ang cost of unloading? Kay buyer. Yung delivery papunta dito kay buyer? Kay buyer ulit. Kasi sa kanya na yung inventaryo up to that point. Diba? Ang dali na naman, sir. Common sense na talaga. Suko na ako sa sobrang dali. Diba? Yan na pala yan, sir. Napakadali na naman. Next. Okay, next is FOB shipping point. Actually, in reality, in practice, halos hawig lang ang FOB shipping point saka cost insurance freight eh. Okay, na kung saan ang point of transfer din halos kapag na-load. Yun nga lang, pag FOB shipping point, parang mas specific na dapat gumalaw na ng konti yung barko. Parang ganun yung dating eh. Pero technically, halos pareho lang yung dalawa. Okay, na FOB shipping point saka CIF. Pero technically lang din, para masabi FOB shipping point, kailangan shipping point na gumalaw na kahit na siguro ilang inches lang. Basta gumalaw na yung barko. Pag ready na siya for shipment, talagang aalis na siya, then doon yung shipping, doon na yung shipping point. Kaya nga pagdating sa cost, pareho lang sila halos ng ano, ng classification. Ang freight cost chargeable kay buyer, itong pag-transfer dito kay buyer, yung pagpunta kay buyer sa buyer's place kay buyer pa rin. Halos pareho lang yung CIF saka FOB shipping point. But to be more specific, ang point of transfer ng CIF kapag na-load na doon sa barko, ang point of transfer ng FOB shipping point pag gumalaw na yung barko. Pero in terms of cost, kung sino yung chargeable, halos pareho lang ang CIF saka FOB shipping point. Ano ba naman niya, sir? Ang dali. Basic na naman. Ay, naku, napaka... Wala na, suko na ako sa sobrang dali, sir. Yan na pala tong topic na to. Napaka-basic lang pala. Anyways, next. After FOB shipping point, ang susunod na may point of transfer naman ay X-ship. Di ba ang usapan natin kanina, ang point of transfer na X-ship kapag nailapag na sa buyer's port yung inventory. Kaya nga kung papansinin mo, sinong may gastos dito from seller's place papuntang seller's port? Ang may gastos, si seller. Pag akyat sa barko, yung cost of loading, sinong may gastos kapag X-ship? Si seller pa din. Yung shipping cost papunta dito sa buyer's port, sinong may gastos? Si seller pa rin. Yung cost of unloading, pagbaba, sinong may gastos? Si seller pa din. So si seller pa rin ang may gastos kasi ang point of transfer nga kapag naibaba. So yung cost ng pagbaba mula sa barko papunta sa buyer's port, kay seller pa rin yun. Kasi up to that point, si seller pang may-ari eh. Tama, pero yung cost ng pag-deliver mula sa buyer's port papunta sa buyer's place, sino nang gastos nun? Sino nang chargeable nun? Si buyer na. Okay, di ba? And take note, ang pinakamalayo, ang point of transfer ay FOB destination. Kasi ang FOB destination, ang talagang point of transfer sa buyer's place na talaga. Meaning, hanggat di nakakarating sa lugar ni buyer yan, lahat sagot ni seller. Kasi doon ang point of transfer. Okay. So again, ang rule, kung sino ang may-ari, siya ang chargeable sa cost. Kaya kailangan alam mo kung saan ang point of transfer para alam mo kung sino ang chargeable sa cost.
Okay. Pero kung titingnan mo, to be specific, kung sakali na ang sinabi ng problem, the goods are in transit. Pag sinabi kasi natin in transit, generally, ang ibig sabihin nyo, nandito siya, nasa gitna ng dagat. Kapag goods in transit, ang pare-pareho ang classification, free alongside, CIF, at saka FOB shipping point. Na kung saan kapag goods ay in transit, kay buyer na yan. Okay? Ang pare-pareho naman ng classification, si X-ship saka FOB destination. Na kung saan, hanggat hindi nakakarating generally kay buyer yan, walang point of transfer. Okay? So again, pag sinabing goods in transit, generally ito yon. Yung nasa gitna ng dagat talaga. Wala na sa port. Okay? Nasa gitna na talaga sa generally. So if that will be the case, kapag medyo vague ang problem, sinabi niyang goods in transit, you can safely assume na ang FAS, CIF, saka FOB shipping point, pare-pareho ng classification na pag goods in transit, kay buyer na. Okay? So papansinin mo, hawak na ba ni buyer ang inventory? Hindi pa. Pero sa kanya na ang inventaryo. Okay, nako sir. Wala na namang ka-challenge-challenge to. Ay, baka may nag-screenshot pala. Sorry, sorry. Ayan. Sa mga nag-screenshot, ako, pa-screenshot na muna yung taray na may pa-visual representation pa. Ano? Wala naman natutunan sir. Joke lang. wala natutunan pa rin. Ano? Kahit nag-visual representation na. So, I hope nagkakaintindihan pa tayo. I hope everything is clear up to this point. Kasi wala pa tayo sa kalahati. Okay, nasa unang exception pa lang tayo, to be honest. Anyways, next. Pangalawa ay consigned goods or consigned inventories. So pag sinabing consignment, it is an arrangement na kung saan ipapadala ng isang party yung inventory sa another party at itong another party na to, ang obligation niya ay ibenta yan sa outside customer niya. So basically, para ang dating, pag consignment, pinapabenta lang yung inventaryo sa another party. Kaya nga, if that will be the case, ang owner o ang may-ari ng consigned inventory ay si consignor pa rin. Pag sinabing consigner, yung nagpadala, yung shipper ng inventory. Kasi pinapabenta ko lang naman sa iyo eh. So parang dating ahente lang kita, agent lang kita. So ang may-ari pa rin ng inventory is ako. Pero kung titingnan mo, si consignor ang may-ari, pero ang may hawak ay si consignee. Tama ba? So ibig sabihin, kahit na hindi niya hawak ang inventory, sa kanya yon. Kaya walang kaduda-duda na exception ito. So again na, pag consigned goods ang may-ari, si consignor. So paano ko malalaman sir sa problem solving? Kung ako ba si consignor o kung ako ba si consignee? Depende sa binigay na information ng problem. Pag sinabi ng problem, inventories held. Pag ang ginamit na word ay inventories held on consignment, pag held on consignment, ibig sabihin ikaw si consignee. Ikaw ang may hawak na inventory eh. Pag ang ginamit na word naman ng problem ay ship out under consignment, pag sinabing ship out, ikaw yung nagpadala. So kung ikaw ang shipper, ikaw si consignor. Okay. So again, yung mga palatandaan mo para malaman mo kung ikaw ba si consignor o ikaw si consignee at para malaman kung kanino ang inventory. Next, kailangan din natin pag-usapan ano ba ang mga inventoryable cost kapag consignment arrangement. Generally, isa lang ang inventoryable cost dyan eh. At yan yung freight cost and other handling costs of goods out on consignment. Kasi generally, pa nagpapadala ka ng inventaryo sa ibang company, freight out yon. At ang general rule sa freight out ay selling cost yan or delivery cost yan. Hindi inventoryable cost yon. Pag sinabi inventoryable cost, ika-capitalize as cost of inventories. Remember, ang freight cost or freight out ay generally selling cost. Pwera lang, kung nagpadala ka ng inventaryo, nag-ship out ka ng inventaryo, pero for consignment purposes. If that will be the case, yung freight out na yon is inventoryable. Kasi nga, generally, o mamaya pag-uusapan natin, capitalizable or inventoryable cost din yung other necessary cost to bring the inventory to its present condition or present location. Isang example nun ito, freight out. Kasi pag hindi mo pinadala ang inventaryo, paano ibibenta ni consignee yan? Tama ba? So ang freight cost is capitalizable or inventoryable. Kaya ano naman ang mga non-inventoryable cost ng consignment arrangement, sir? Una, nandyan ang freight cost if the consigned goods are returned to the consignor. Tama ba kapag syempre may mga instances na, ay nako, full capacity na si consignee, hindi na niya kayang tumanggap ng inventory coming from the consignor side. So ibabalik niya na yung consigned goods. So syempre, pag binalik niya kay consignor yan, may freight cost ulit yon. So yung freight cost ng mga binalik na inventaryo, then definitely non-inventoryable cost yon. Kasama yung original freight cost niya. Di ba nung una pinadala mo? So nung pinadala mo siya nung una, yung freight cost non-inventoryable.
Pero pag later on binalik yan, yung original freight cost, hindi na inventoryable yon. Ang inventoryable cost lang ay yung mga pinadalang inventaryo tas hindi binalik. Pag binalik yan, yung original freight cost saka additional freight cost ng pagkakabalik ng inventaryo, parehong non-inventoryable cost yun. Okay, next. Storage cost and other reimbursable cost charged to consignor. So obviously, operating expenses yung mga yan. Kaya hindi yan inventoryable cost. And then last one is yung freight cost to the final customer. Ayan, delivery cost na talaga yan. Okay. Kasi syempre, pinapabenta mo kay consignee yan, di ba? So pag binenta ni consignee sa ibang customer at may delivery cost na naman yan, ay hindi na inventoryable cost yun. Ay nako sir, wala. Suko na ako sa sobrang dali. Ito lang palang ibig sabihin ng recognition, sir. So nakakadalawa na tayo out of 9. Wala pa sa kalahati, no? Pero yung mga susunod, madadali na lang yung mga susunod. Kailangan medyo mahaba yung discussion, yung 1 saka 2. Yung 3 onwards, madadali na lang. Katulad ng inventory financing agreement. Under inventory financing agreement, okay, nandiyan ang sales with a repurchase agreement, pledge of inventory, saka loan of inventories. Kailangan natin malaman kung sino ang may legal title sa mga inventories na yan. Pag sinabing sale with a repurchase agreement, in form, it is a sale transaction. Tama, sale talaga yan eh. In form, nagbenta ka talaga ng inventaryo. Pero in substance, it is not a sale agreement, but rather it is a loan agreement wherein ang ginamit mong collateral o sangla yung inventaryo. Eh di ba syempre sa accounting ang sinusunod natin, substance over form. Tama ba? Again ha, sale with a repurchase agreement, in form it is a sale agreement. Benta talaga yan in form. Kaya nga sale contract yan eh, o contract of sales yan eh. Pero in substance, it is not a sale agreement, but rather it is a loan agreement. Di ba nagbenta ka? Pag nagbenta ka, may makukuha kang pera. Yung nakuha mong pera, hindi pala selling price yon. Sabi ng standard, yung perang nakuha mo ay pera dahil nangutang ka sa kabilang party. Kaya pinadala mo yung inventory, hindi mo binenta, but rather ginamit mong pangsangla yung inventaryo na pinadala mo. Okay. So again, in form, it is a sale transaction, but in substance, it is a borrowing transaction wherein ginamit na collateral yung inventory. So if that will be the case, dapat ang may-ari pa rin yan, yung seller. Tama ba? Kasi si seller yung parang natin yung, ang dating, yung seller yung nangutang eh. Tama, nangutang siya, tapos pinagsangla niya yung inventaryo. Eh di ba, pa nagsasangla tayo, tayo pa rin ang may-ari niya. Tama ba? So pag sale with a repurchase agreement, si seller pa rin ang may-ari kasi si seller ang borrower nung transaction na yun. Kaya nga pagdating sa letter B, pledge of inventories, ang may-ari si pledger o si borrower. Yun ang utang nga. Tapos ginamit mo talagang pangsanglay inventory. Pag loan of inventory, again na, iba ang pledge of inventory sa loan of inventory. Sa pledge of inventory, ang inutang mo, pera. Okay, pera ang inutang mo sa pledge of inventory, ginamit mong sanglay inventaryo. Pag loan of inventory, ang inutang mo talaga, inventory talaga. As in, yung inventory talaga ang inutang mo. So if that will be the case, edi normal transaction lang yan. Ang may-ari yan, si borrower, yun ang utang. Parang typical na purchases on account lang yan eh. Tama ba? So para siyang typical na purchases on account lang din. E di ba pag bumibili ka on account, ikaw na may-ari ng inventory, as long as hawak mo siya. Anyways, ang dali talaga sir. Wala pa rin ka-challenge. Next, number 4, sale or return. Pag sinabing sale or return, binenta mo siya. Okay, sale or return, binenta mo siya, pero may option si buyer na ibenta, na ibalik siya later on. So if that will be the case, yung return provision ay hindi nakaka-apekto sa selling sa sale status ng inventory. Kaya ang may-ari pa rin yan, si buyer pa rin. Next, sale on trial or approval. Ang may-ari niyan ay si seller. Bakit sir, kapag sale on trial and approval, pinadala mo yung inventory, hawak ni buyer yan, pero magkakaroon lang ng sale transaction pag nag-signify na ng acceptance si buyer. Kaya nga sale on trial or approval eh. Pinadala mo sa kanya for trial purposes lang. Approval, kasi magkakaroon lang ng sale transaction pag in-approve na ni buyer yan. So as long as wala pang approval on the side of the buyer, then mananatiling si seller ang may-ari ng inventaryo. Basics yan. Ano ba naman yan? Next, installment sale. Take note, ang installment sale sa layaway sale ay halos pareho. Utang yan. Nagbenta ka, tapos pautang. Pag installment sale, take note, pag installment sale, ang possession na kay buyer, pero ang legal title na kay seller until full payment of the purchase price. Kaya dahil na kay seller, ang
ang legal title, then ang may-ari si seller. Dahil ang possession ay nakay buyer, then definitely ang may-ari ng installment sale si buyer. Okay? Next. Pag layaway sale naman, utang din 'yan. Pag layaway sale, ang possession nakay seller, ang legal title din ay nakay seller. Ibibigay lang sa ni seller yung produkto kapag full payment na. Kaya pag layaway sale, ang owner ay si seller. Again, na pag installment sale, ang may hawak na inventory si buyer. Parang typical na purchases lang din 'yan. Pero pag layaway sale, pautang 'yan, ang legal title na kay seller, tapos ang possession na kay seller din. Hindi ibibigay pareho ni seller 'yan hangga't hindi mo nababayaran ng buo yung presyo. Kaya naman ang owner niyan si seller. Okay, next, pag bill and hold sale naman, actually, pag bill and hold sale, generally sale transaction talaga 'yan. Ang problema sa di malamang kadahilanan, itong si buyer ayaw pang ipa-deliver yung inventaryo. Ang sabi kay seller, ay seller, pakihawakan na muna ng inventory ah. So if that will be the case, ang tawag doon bill and hold sale. Kaya nga tinawag na bill and hold eh. Bill, binenta na, pero kami muna ang may hawak sa di malamang kadahilanan. Okay? So naghihintay ka ng delivery instruction kay buyer. So kahit na si seller ang may hawak ng inventory, always remember, pag bill and hold sale, ang may-ari na niya si buyer na. Kasi may sale transaction na eh. Nagkataon lang, pinahawak lang muna kay seller. So from sale transaction, nagkaroon ng deposit transaction o deposit agreement na ang dating, kaya hawak ni seller yan, hindi dahil sa di pa nabibenta yung inventory, pero dahil hawak niya yan because ginawa siyang depositary ng buyer. For deposit purposes lang. So again, dahil may sale transaction, kay buyer na yan. Last is number 9, special order sale. Pag special order sale, ang may-ari niyan ay si buyer na. Pero ingat lang ha, pag special order sale, ang may-ari niyan si buyer upon completion, kahit wala pang delivery. Bakit sir? Kasi specifically designated itong inventory na to kay buyer eh. Walang ibang pwedeng bumili niya kundi ikaw lang. Custom made yan eh. Kaya upon completion, kay buyer na yan. Kaya ang revenue recognition niya generally is upon completion din. Kasi supposedly sure sale yan eh. Tama, may custom made yan, special order yan. Kaya nga if that will be the case, kay buyer na yan upon completion. Ay, naku sir. Yan lang pala yung recognition rule. Yan lang pala yung mga exceptions na yan. Napakadali na naman sir. Wala na naman kahirap-hirap. So let us apply what we have discussed. So para at least meron kang confirmation na naintindihan mo yung topic ngayong gabi. So I prepared siguro parang 3 exercises yata. Okay, exercise 1 is recognition, exercise 2 is initial measurement, exercise 3 is more on subsequent measurement. 3 exercises para at least ganadong-ganado ka para naman di ka matulog mamaya, di ka makatulog mamaya sa discussion natin at buhay na buhay pa ang isip mo. Di ba mag-solve tayo ngayong gabi? Okay, so pa-screenshot na muna yung given information ito kasi mamaya lilipat tayo doon sa next slide wherein we will answer already exercise number 1. Okay, let us read the given information. On December 31, 2022, Pikachu had an inventory balance of 240,000 based on its recently conducted annual inventory count on its warehouse and other storages within Pikachu's premises. The following items are under consideration whether possible adjustments should be made. Una, goods costing 20,000 were sold under a bill and hold arrangement included in the stock of inventory in the warehouse. Para hindi ka nalilito sa mga ganitong problem, ang una mong kailangang establish sino ang may-ari ng ganyang transaction. Pag nalaman mo kung sino may-ari, alamin mo kung sino ka sa transaction na yan. Ikaw ba si seller o ikaw si buyer? Then later on, titignan mo ano bang ginawa ng problem. Isinama ba siya o hindi? And then from there, you will make necessary adjustment. Okay? For example, itong bill and hold sale, sabi natin kanina, ang may-ari niyan si buyer na. Dito, ikaw si seller. Bakit ako si seller dito, sir? Because of the word sold. Okay? Because of the word sold, ikaw si seller sa transaction na to. So, dapat kay buyer yan, ikaw si seller dito, so supposedly, hindi mo dapat inventory yan. Tama? Hindi mo dapat inventory. Anong ginawa mo? Naisama mo siya sa bilang. So dahil naisama sa bilang, naisama sa 240. So anong adjustment natin? Minus 20,000. Diba?
Yun lang pala yan, sir. Basic na basic. Ano man naman, ano naman ka-challenge, challenge ito. Ano man, napakadali na naman. So mamaya, ang adjustment natin, minus 20,000. Next, goods costing 50,000 were not included on the count since these are located to another entity's warehouse and was sent under a consignment arrangement. So pag consignment, ang may-ari, si consignor. So ngayon, kailangan mo malaman, sino ka dito? Ikaw ba si consignor o ikaw si consignee? Again, yun ang steps natin, ha? Alamin kung sino ang tamang may-ari. Pangalawa, alamin mo kung sino ka. Pangatlo, alamin kung naisama o hindi. Then prepare the necessary adjustment. Ganun palagi mag-analyze ng gantong transaction o ng gantong question. So pag consignment, ang may-ari, si consignor. So sino ka sa transaction na to? Ikaw si consignor. Because of the word was sent. Ibig sabihin, ikaw ang nagpadala. Di ba si consignor ang shipper ng consignment transaction? So dahil ikaw si consignor, then definitely sa'yo ang inventory. Ang problema, were not included, hindi na isama. So ang adjustment natin mamaya, plus 50,000. Di ba? Ano ba naman yan, sir? Ganun lang pala mag-adjust dito. Napakadali na naman. Next, pangatlo, the company sold goods with an invoice price of 40,000 to a customer under a sale on trial agreement. The goods were not included in the inventory balance since it was shipped before the inventory count. Pag sale on trial agreement, pag sale on trial or approval, ang may-ari si seller. Sino ka dito sa transaction na to? Ikaw ulit si seller because of the word sold. So, si seller ang may-ari, ako si seller, so dapat sa akin ang inventory. Ang problema, anong sabi ng problem? Again, we're not included. So, if this is not included, anong adjustment mo? Plus ulit tayo. Pero ingat lang, hindi ka magpa-plus 40,000. Bakit hindi plus 40,000, sir? Kasi yung 40,000 is the invoice price of the inventory. Pag sinabing invoice price ng sale transaction, selling price yon. Remember, inventories are measured at cost. Kaya pala, nagbigay ang problem ng gross profit rate na 30% para at least malinaw sa atin na dapat i-convert natin yung selling price na yan into cost. So if that will be the case, ang gagawin mo, again, pa-plus. Plus ang adjustment. Pero ang ipa-plus mo ay 40,000 times 70%. Bakit 70%? Kasi ang gross profit rate ay 30%. Therefore, the cost rate is 70%. Tama ba? So, 40,000 times 70%, magpa-plus tayo mamaya ng 28,000. Yan na ba yan, sir? Ang dali. Ako, wala pa rin kahirap-hirap. Last item na. The company purchased inventories from a foreign supplier at a cost of 30,000. The goods are in transit as of year-end and was shipped FOB shipping point. So goods in transit, FOB shipping point, ang may-ari niyan ay sino? Sabi ko nga kanina, si buyer. So sino ka sa transaction na to? Ang sabi, because of the word purchased, you are the buyer of this transaction. So sa'yo ang inventory. So anong sabi? Sir, walang sinabi kung naisama o hindi. Ay, void ang problem. Naku, naloko na, binoid mo na yung problem, ha? So take note, the mere fact that the goods are still in transit, naisama kaya sa bilang yan? Obviously, kung nasa dagat yan, alam nga naman, lalangoy pa kayo, pupunta kayo sa dagat para bilangan yung inventaryo. So dahil in transit yan, hindi pa dumarating sa'yo, imposibleng naisama sa bilang yan. Kung di naisama sa bilang, hindi naisama sa inventory balance. E di ba, usapan natin kanina, sa'yo yan? So dapat ang adjustment natin, plus 30,000. Nako sir, ang dali-dali pa rin. Wala pa rin kahirap-hirap. So if that will be the case, ang ating solution ay ito nga, 240 minus 20 plus 50 plus 28 plus 30,000. So ang adjusted balance ng inventory natin is 328,000. And that is the answer for our sample exercise number 1. Ay nako sir, basic. Taray, basic. Wala, ang dali talaga sir na magagawa ko. Wala na sir. Suko na ako sa sobrang dali sir. Okay, napaka-basic ng topic na to. So, kaya sa'yo sa inyo, we will discuss again another no-brainer topic. Di ba? Napaka-simple ng inventories. Okay?
So we are now done with the recognition rule, or we are done with the recognition concept of inventories. Tapos na natin pag-usapan sino ang kasama, sino ang hindi kasama sa inventories. So next, let us discuss how do we measure inventories. Pag-usapan natin ano nga ba ang measurement ng inventories. So speaking of measurement, it could be initial measurement or subsequent measurement. Pag sinabing initial measurement, yun yung measurement on initial recognition. Yun yung i-assign mong amount sa kanya kapag i-recognize mo na siya o i-record mo na siya sa libro. That is initial measurement. Pag sinabing subsequent measurement, yun yung measurement niya every year end or on December 31. Yun yung measurement niya by the time na gagawa ka na ng financial statements. Kaya ang ibig sabihin ng subsequent measurement. Kaya nga tinawag na subsequent measurement eh. Yun yung measurement niya after initial recognition. After initial recognition, ang susunod na transaction na ay i-recognize yan doon sa financial statements. Yan na ba yan, sir? Ang dali. So, hati natin ang measurement discussion natin into initial measurement and subsequent measurement. Okay? So, first, let us discuss initial measurement. According to PAS 2, inventories are initially measured at cost. Okay, so it is initially measured at cost. Yun nga lang, merong tinatawag na elements of cost and that was enumerated by PAS 2. According to PAS 2, may tatlong components ang cost of inventories. Ano yung tatlong elements na yun? Una, nandiyan ang cost of purchase. Pangalawa, nandiyan ang cost of conversion. And pangatlo, nandiyan ang other necessary costs in bringing inventories to their present location and present condition. In other words, yan yung other directly attributable costs na kailangan mo to bring the inventories into management or based on management intention. Okay, so yan yung mga other necessary costs na kailangan mo i-capitalize. So yun nga lang, ang problema lang natin dito, yung tatlong elements of cost na yan, may kanya-kanya pang component yan. Okay, isa-isay natin. Let us start with your cost of purchase. By the way, kapag ikaw ay merchandising business, ang element of cost mo lang ay cost of purchase lang at saka, if ever na meron man, other necessary cost. Okay, yan lang if ever ang element of cost mo pag merchandising ka. Pag manufacturing business ka, dahil ang nature ng business mo ay buy, convert, and sell, kompleto yung tatlong yan. Kaya nga tinawag na cost of conversion yan eh. Kasi pag manufacturing business ka, ang binibili mo raw materials, ang binibenta mo finished good. At kahit titigan mo buong araw ang raw materials, hindi magiging finished good yan hanggat walang conversion. At yung cost na ginastos mo to convert your raw materials into finished good, that is what we call as conversion cost or cost of conversion. Diba? Common sense eh. Diba? Dahil pa pinapaliwanag, totally understandable naman kanina pa yan. Diba? Napaka-basic pa rin ang tinuturo mo, sir. So let us again start with the cost of purchase. Okay, so umulit yung aking PowerPoint slide. Cost of purchase tayo. So ang component ng purchase cost o cost of purchase, number one, nandiyan ang purchase price, obviously. Kung magkano mo biniling inventaryo, generally, that is the cost of purchase. Yun nga lang, ang purchase price ay nagbabago depende kung paano mo binili yung inventory. Kasi may iba't ibang mode of acquisition eh. May iba't ibang paraan kung paano bumili ng inventaryo eh. At ano-ano yung ibang paraan na yun, sir? Una, pwede kang bumili ng inventory on account or on cash basis. O yun yung tinatawag na regular purchase. Pag regular purchase yan, ang purchase price is the invoice price. Take note, pag sinabing invoice price, di ba, based on your basic accounting, invoice price is list price less trade discount. Kaya nga, di ba, ang turo ng basic accounting, hindi nire-record ang trade discount. Kasi the mere fact na ire-record mo yung inventories based on invoice price, it signifies na hindi mo ire-record yung trade discount. Binawas mo na yung trade discount, saka mo siya ire-record. Okay, so definitely trade discounts are not recorded because inventories are measured initially based on invoice price. That is kung regular purchase yan. Kasi mayroon tinatawag na deferred settlement basis of acquisition. Ano ibig sabihin ng deferred settlement? Ang deferred settlement on account din yan, utang din yan.
Ang problema, nangutang ka ng inventory tapos lagpas sa typical na credit term. For example, di mo nakikita mo yung credit term palagi, 2, 10, and 30. Diba yun yung pinakasikat na credit term eh, di ba? 2, 10, and 30. Di ba 2, 10, ang sinisignify ng 2, 10, 2% cash discount if you will pay within 10 days. Ang N30, ang sinisignify nun, the customer needs to pay within 30 days. Yun yung tinatawag na purchases on account. May mga instances kasi na nangungutang tayo tapos lagpas 30 days, lagpas sa credit period. So if that will be the case, ang tawag doon ay deferred settlement basis. May mga instance kasi na pinapatungan na ng seller yung presyo. For example, ay nako, kapag hindi ka nagbayad within 30 days, ang amount yan magiging 40,000 na dating 38,000. Pero walang interest. Okay, non-interest bearing, mabait ako, 40,000 na lang bayaran mo. So wala nga interest bearing, walang agreed interest, pero may implied interest. Diba? Ang implied interest noon yung 2,000. Kaya nga, if that will be the case, kapag deferred settlement basis, ang purchase price, yung cash price equivalent. Meaning, ano yung presyo niya kapag cash basis ang ginamit mo. Kasi the difference of the price and the cash price equivalent is known as the implied interest. And take note, interest expense is not an inventoryable expense or inventoryable cost. Generally, yung interest expense, hindi kinakapitalize as cost of asset yan. That's the general rule kahit sa PPE yan. Hindi yan kinakapitalize as cost of inventory or cost of asset. Okay. Unless qualifying asset. Okay. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero again, the difference of the cash price equivalent and the total price is known as the implied interest. So hindi kinakapitalize yan kasi ang ikakapitalize mo, cash price equivalent. Next is lump sum purchase. Pag sinabing lump sum purchase, marami kang biniling inventaryo for a single price. Lump sum purchase is also known as basket purchase. Kaya nga yung basket price, yung isang price na binayaran mo to acquire different inventories, kailangan mong i-allocate yan kasi magkakaiba yung nature ng bawat inventory na yon. Magkakaproblema ka sa costing kung hindi mo i-allocate yung purchase price. Kaya nga ang purchase price ng inventory na yan, yung allocated amount lang niya. Kasi hindi pwedeng isang amount lang ang gagamitin mo para sa kanilang tatlo o kung ilan man yung binili mo. Kasi magkakaiba ng costing yung products mo. Tama ba? So dapat, if that will be the case, iba dapat yung cost niya, i-allocate mo yung purchase price if that will happen. Okay? Next, another inventoryable cost of purchase ay import duties. Just imagine this. Kapag hindi mo binayaran yan, ay hindi makakapasok yung inventory sa Pilipinas. Kung importation yan. Tama, lalong hindi mo mabibenta yan. Kaya nga pansinin mo, yes, maraming sinabing cost ang standard. Maraming in-enumerate na cost ang standard para masabing inventoryable cost o hindi. Pero ganito lang palagi ang rule pagdating sa asset. Yan yung mga capitalizable cost na yan, yan yung mga cost na ginastos mo para mapunta sa iyo yung asset o para madala mo yung asset to its intended purpose. Yun lang talaga yung pinakasummary ng mga cost na yan. Yes, marami, lalo na sa PPE. Di ba, napakaraming cost sa PPE. Pero ang summary lang nun, yun yung mga cost na kailangan mong gastusin, otherwise hindi mo madadala yung asset into its intended purpose. Yun lang yung parang summary ng mga cost na yan. Parang ito, import duties. Pag hindi mo ginastos yan, generally, hindi mo mapupunta o mabibenta yung asset kasi hindi papalabasin ng customs yan. Tama ba? Next is irrecoverable taxes. So, syempre, kailangan mong bayaran yan para maging valid yung pagkakabili mo. Pero take note, ang kinakapitalize lang ay irrecoverable taxes. Pag sinabing irrecoverable taxes, those are non-refundable or non-recoverable taxes. Best example of recoverable or refundable tax ay VAT. Kaya nga, generally, VAT is not capitalized. Kasi refundable or recoverable tax yan eh. Tama, kasi ang tax o ang VAT ay naipapasa. Tama ba? Business tax na naipapasa yan eh. So dahil naipapasa, nare-recover, hindi siya capitalizable. Unless the entity is non-VAT registered. So take note ha, pag non-VAT registered ang entity at bumili ka ng item na may VAT, so kung titingnan mo, dahil wala ka ng paglalagyan na amount or account tuon sa VAT na binayaran mo, pinapasok na siya as cost of the inventory. Kasi kapag VAT registered ka, ang debit mo input VAT. Kapag may VAT ka nabili o kapag may inventaryo kang nabili na may VAT. Pero kapag non-VAT registered ka, hindi ka pwede mag-debit ng input VAT. Kaya ang debit mo, inventory na din. Kaya somehow, naging inventoryable cost siya pag non-VAT registered.
Ay, naku sir, ang dali-dali pa rin. Wala pa rin kahirap-hirap. Next, cost of purchase ay freight and handling cost. So, syempre, medyo basic to, medyo common sense to. Kasi paano mapupunta ang inventory sa'yo? Hindi naman maglalakad mag-isa yan, tama ba? So, kailangan ng delivery cost o freight cost. And then last is insurance cost. Pero ingat lang, I would like to emphasize while the inventories are in transit. Kasi pag hawak mo na yan at pina-insured mo, then hindi na capitalizable cost ang insurance cost. Ang insurance cost capitalizable hanggat wala pa sa yung inventory. Okay? So pag nasa yun ang inventory, hindi na siya capitalizable. Always remember that. This rule applies also sa PPE. Ang insurance cost, kapag papunta pa lang ang PPE sa'yo, capitalizable. Pag hindi na, pag hawak mo na yung PPE, tapos pina-insure mo, hindi na siya capitalizable o inventoryable. Okay, ay nako sir. Ang dali-dali na naman. Wala na naman ka-basic-basic. Walang ka-challenge-challenge. Sobrang basic na naman itong ginagawa natin. Okay, last na pala, di ba pala last, broker's commission. So syempre, kung hindi ko na, kung hindi mo naman nakilala yung broker, walang mag-handle ng inventory mo, papunta sa'yo. So inventoryable cost talaga yan. Necessary cost yan to bring the inventory to its intended purpose. Pangalawa, oops, nasa na yung ano? Ah, ito pala. Okay, cost of conversion tayo. Cost of conversion. Nalaktawan nung nagkabaliktad yung slide, sorry. Cost of conversion naman tayo. Ang laman ng conversion cost ay direct labor sa factory overhead. So itong accounts na to nag-apply lang kapag manufacturing business ka. Tama ba? And in terms of factory overhead, may variable component yan sa fixed component. Di ba? Kung naalala yun sa cost accounting nyo, may variable component yan, tapos may fixed component. Ang variable overhead ina-allocate based on actual capacity while fixed overhead is being allocated based on normal capacity. So kapag hindi equal ang actual sa normal capacity, any unallocated fixed factory overhead are expensed and not capitalized. Unallocated fixed factory overhead costs are also known as volume variance. Yan yung volume variance sa MAS eh. Tama? So generally, yan yung mga amounts na hindi pwede i-capitalize as cost of inventory. Okay? Next, let us discuss your exclusions from cost. Pag-usapan natin, ano nga ba yung mga items na hindi kasama sa cost of inventory? So according to the standards, these costs are not inventoryable or not capitalizable costs. Una, nandiyan ang abnormal losses. Pangalawa, administrative expense. Pangatlo, storage cost. Pang-apat, selling cost. Yan yung in-enumerate na cost na standard na bawal maging capitalizable cost. Kasi ganito yun guys ha. Actually, sa lahat ng topics ng FAR, yes, I know, maraming topics ang FAR, pero maraming concept ang paulit-ulit sa FAR eh, lalo na sa capitalization ng cost. Katulad ng sa inventory, merong cut-off palagi guys kung kailan ka mag-i-stop ng capitalization ng cost. Sa inventories, hanggat hindi siya nagiging ready for its intended purpose, hindi mag-i-stop ang capitalization. E di ba ang intended purpose mo sa inventory, ibenta? So hanggat hindi siya ready for sale, hindi mag-i-stop ang capitalization. Kaya nga, selling cost is always expense. Kasi ang selling cost, palaging nai-incur yan pag ready for sale na yung inventory. So dahil lagpas siya doon sa cut-off, paglagpas siya sa cut-off, automatic, hindi siya inventoryable cost. Kaya again, ang cut-off natin ay hanggang maging ready for sale ang inventory. Pag lumagpas ka na sa cut-off na yon, hindi na capitalizable yung cost. Katulad ng selling cost. Ang storage cost, hindi naman palaging non-inventoryable. Pag storage cost ng finished good, hindi siya inventoryable. Kasi finished good na yan eh, ready for sale na. Pero pag storage cost ng raw material sa work in process, dahil hindi pa siya lumalagpas sa cut-off, di ba ang cut-off hanggat hindi siya nagiging ready for sale, capitalizable ang cost. Ganon din ang storage cost. Hanggat hindi siya finished good, pag raw material o work in process pa lang yan, capitalizable yung storage cost. Di ba paulit-ulit na ganyan ang rules sa accounting guys? Ewan ko lang kung napansin ninyo. Yes, maraming concept ang FAR, pero maraming concept din dyan ang paulit-ulit, lalo na sa capitalization. Pansin niyo sa PPE, di ba sa PPE ang dami na ka-enumerate na cost, pero meron lang ding cut-off yun. Hanggat hindi pa ready for use o hindi pa available for use ang PPE, hindi nag-i-stop yung capitalization. Pansin niyo sa PPE,
Tama, kailangan mo lang makita yung bottom line ng discussion eh. Para meron kang palatandaan, may go signal ka kailan mag-i-stop ng capitalization. Sa PPE, dahil ang purpose natin sa PPE, gamitin yan, hanggat hindi siya ready for use, hanggat hindi siya available for use, hindi nag-i-stop ang capitalization. Diba? Ay nako, sir, yun lang pala ang concept ng FAR. Paulit-ulit lang pala yan. Yes. Kaya nga, di ba, pag ready for use na siya, mag-i-stop ng capitalization kasi papasok na ang depreciation. Di ba? Depreciation starts when the asset is available for use. Di ba? Yun pala yun, sir. Yun pala yung timeline na sinusunod ng PPE. Yes, kailangan mo lang masundan yung timeline para hindi ka nahihirapan. Para malinaw sa'yo sino yung capitalizable, sino ang hindi. Okay, next, going back to inventories, kasi medyo lumalayo na tayo. Going back to inventories, ang administrative expense, parang selling expense yan. Hindi yan generally capitalizable kasi non-manufacturing cost yan eh. Pero unlike selling cost na palaging expense, ang administrative expense pwedeng makapitalize kung traceable siya. Sasabihin naman ang problem kung traceable o hindi, huwag kang mag-alala. Next, ang abnormal losses, hindi talaga capitalizable yan. Bawal ang abnormal sa accounting. Ay, naku. Okay, bawal pala ako dito, sir. Okay, bawal pala abnormal. Bawal ang abnormal sa accounting. Kaya ka abnormal amounts are always expense. Tama, hindi mo kasi pwedeng i-capitalize ang kapabayaan ng management. Kasi usually, nagkakaroon naman ng abnormal losses kapag may mga management inefficiencies. Eh. So you cannot capitalize management inefficiencies. Tama ba? Kaya ang abnormal losses are always expense. Ang pwedeng i-capitalize yung normal losses. Yung mga losses within the tolerable level. Tama, yan yung mga ina-allow o ine-expect nating losses. Kaya okay lang na capitalizable. Kasi alam naman natin na hindi perfect palagi ang production. Eh. May mga nawawala talaga, may mga losses talaga. So you need to set an expectation. Kung within the expectation, capitalize. Pero pag lagpas expectation na, abnormal amount na yan, expense na yun. Okay? So we are done with the initial measurement of inventories. Diba, kalain mo nga naman, no? Na medyo patapos na tayo. Kasi after nito, last topic na tayo, subsequent measurement na. So let us apply what we have discussed so far regarding initial measurement of inventories on our next exercise. Okay, exercise number 2. Ang requirement is for you to compute the total inventory cost of Squirtle Corporation. Okay, let us read the given information. Squirtle Corporation, take note, a non-VAT registered entity. Take note, a non-VAT registered entity incurred the following cost in relation to product A, one of its inventories. So una, list price, pa-screenshot na muna guys ha, para mamaya pag nag-proceed tayo sa kabila, dire-diretso tayo. Una, list price of product A purchased from another supplier is 80,000. Quantity discounts of 10-20 are allowed by supplier. Siyempre, inventoryable cost ang purchase price. Tama ba? Yun nga lang, ang ginamit kasi ng problem ay list price pa lang. So, kailangan natin i-convert yan into invoice price. At paano natin gagawin yan, sir? So, ang gagawin natin, yung list price, imumultiply mo muna sa 90% para maibawas yung unang trade discount na 10%. Then afterwards, imumultiply mo siya sa 80% para mabawas naman later on yung 20% na trade discount. So ang invoice price niyan ay 80,000 times 90% times 80%. So ang lumabas na item diyan ay 57,600. Next, again, I assume na screenshot yun na yung problema para nakasunod kayo sa discussion natin. Ha? Next, inventories bought from War Turtle Corporation amounted to 112,000 VAT inclusive. Sir, ang sabi mo sir kanina, VAT is not inventoryable kasi recoverable tax yan. Yes, you are correct. Pero ingat lang, dahil sinabi ng problem na ang company ay non-VAT registered, so yung VAT capitalizable din. So hindi mo na siya kailangan paghiwalayin. Hindi mo na kailangan tanggalin yung VAT kasi capitalizable naman din siya. So yung buong amount nang ilagay mo, 112,000. Pangatlo, transportation cost from the supplier papunta kay Squirtle. So freight in yan. So freight in is capitalizable. Pero yung transportation cost or delivery cost mula kay Squirtle papunta sa customer niya, delivery out yon or freight out yon, selling expense yon. At ang selling expense ay hindi kinakapitalize or pumapasok as cost of inventories. Diba? Ang dali pa rin, sir. Storage cost of product A, a finished product. Eh di ba pag storage cost ng finished good, not inventoryable.
Last item, abnormal amounts of wasted materials is 15,000, 150% of normal amount. Yung abnormal amount, hindi talaga capitalizable. Ang capitalizable o inventoryable, yung normal amount. Na ang normal amount niyan ay 15,000 divided by 150%, so that is 10,000. Yun yung normal losses. Therefore, ang total inventory cost natin, which is the answer for exercise number 2, is 184,600. Okay, so again, for exercise number 2, the answer is 184,600. Diba? Ano ba naman yan, sir? We are almost done with our discussion. Anong oras? Palabasong obra na pala ako, no? So, 7:50 pa lang, no? So, meron pa tayong almost 1 hour and 10 minutes. Siguro baka 8:30 tapos na tayo. So, if that will be the case, edi, ano na natin, conclude na natin yung discussion natin tonight. Kasi, alam ka naman mag-extend ako, diba? Kasi, baka naman pagod ka na o kaya magusto mo na manood ng Korean novela. Diba? Yung makita-awati sa mga ganyang bagay. Okay, last topic na tayo for tonight, pero hindi naman siya parang mabilis na i-discuss eh. Medyo mahaba-haba rin kasi i-discuss tong topic na to. Let us talk about subsequent measurement. So according to PAS2, inventories are subsequently measured at lower of cost or net realizable value. So that is what we all know as LCNRV. So ibig sabihin, first, you need to determine the cost of the inventories, then determine the NRV, tapos ang pipiliin mong amount ay whichever is lower. Kaya nga LCNRV, the lower amount between cost and net realizable value. So kumbaga, cost and NRV are separately computed. And then pag nalaman mo na pareho, so you will choose the lower amount at ipepresent mo yon doon sa balance sheet or sa financial statements as of the current year end. So to compute cost, you will use different cost formulas. Kasi alam naman natin at hindi naman malabo mangyari na may mga instances na maraming beses kang bumibili ng inventory sa isang taon eh. Okay lang sana ko isang beses ka lang bumili. Eh di kung magkano yung cost niyan, automatic, yun na yung cost na i-compare mo sa NRV. Eh paano kung maraming beses kang bumili ng inventory sa isang taon? Tama, so tapos ang problema, magkakaiba pa ng cost yung mga inventaryong binili mo. So if that will be the case, then you need to use different cost formulas to compute the cost of ending inventory. So again, yung tinutukoy na cost talaga dito, yan, cost of ending inventory yan. Sabi ko nga kanina, wala sanang problema kung isang beses ka lang bumili ng inventory sa isang taon. Eh. Walang kaso yun. Eh. Okay, kung ano yung cost ng pagkakabili mo, yun na yun. E paano kung bumili ka na maraming beses tapos magkakaiba yung cost ng mga inventory na binili mo? Ang malaking tanong, ano yung cost na ia-assign mo sa cost ng ending inventory mo? That's the main issue of this topic. So if in order for you to determine the cost of your ending inventory, you will use different cost formulas. At ano yung mga nag-exist na cost formula, sir? Una, nandiyan ang specific identification. Pangalawa, nandiyan ang FIFO method. At pangatlo, nandiyan ang average method. So, ginagamit ang specific identification kapag ang inventories mo ay unique sa bawat isa. Usually, ang specific identification ina-apply kapag jewelries. Kasi hindi porket parehong diamond ring yan o gold ring yan, it means pare-pareho na ng identification yon. Tama, kasi pwedeng isang diamond ring, iba yung karat nun. Iba yung karat ng white gold or yellow gold na ginamit niya, and so on and so forth. Even though pare-parehong ring, ay dahil iba-iba ng karakteristik yan, so unique siya sa bawat isa. So dahil unique yung inventories mo, you need to assign cost based on their specific identification. Kaya tinawag siyang specific identification method. Ginagamit siya kapag unique ang inventories mo. E paano, sir, kung similar ang inventory, magkakapareho ng muka? For example, nagbibenta ka ng wooden chair, wala namang specific criteria yung mga wooden chair na yan. Pare-pareho ng itsura. So kapag homogeneous, pag homogeneous or similar yung mga produktong binibenta mo, then you may either use first in first out method or FIFO method or average method. Okay, so you can use either one of them kapag homogeneous or similar yung inventories mo. Pero pag heterogeneous or unique ang mga inventaryo mo, wala kang choice but to use a specific identification method. So speaking of average method, ang average method kasi may be applied under periodic system
and under perpetual system. Pag periodic system ang gamit mo, ang tawag sa average method ay weighted average method. Pag perpetual system ang gamit mo, ang tawag sa average method ay moving average method. Ah, kaya magkaiba silang dalawa. Weighted average method, tapos moving average method. Pag FIFO method kasi ang gamit nyo guys, whether periodic o perpetual system ang gamit mo, pareho lang ang lalabas sa sagot. Pero pag periodic sa perpetual system, tapos average method, magkaiba ang lalabas. Kaya technically speaking, iba ang weighted average method sa moving average method. Magkaiba sila technically speaking. So ang focus ng discussion natin ay nandito sa FIFO saka average method. Wala sa specific identification kasi wala naman halos lumalabas na problem regarding that. Kasi madali lang siyang i-apply. Kasi kung ano yung amount o kung ano yung item na lumabas at ano yung kung ano yung cost niya, automatic yun ang gagamitin mo. Okay. Hindi siya kasing hirap ng FIFO saka average kasi kapag FIFO saka average, mas mahirap ang costing kasi pare-pareho ang inventaryo mo. Pag unique ang mga inventories mo, hindi mahirap malaman ang cost niya kasi specifically identifiable silang lahat. Kasi unique nga sila sa bawat isa. Anyways, so let us start our discussion on your cost formulas with FIFO method. Ang dami natin pinag-usapan, sir, pero para ang gaan-gaan lang ng discussion, para na tayo nagkukwentuhan. Di ba, ganun lang naman ang FAR eh, para nagkukwentuhan lang kayo. Yes, maraming concept ang FAR, I know, pero ang main tip, ito pala, speaking of tip siguro, parang icebreaker lang din kasi baka nag-i-information overload ka na dyan. Okay, icebreaker lang din. Para mamaya hindi na ka magbibigay na masyadong maraming tips sa FAR. Parang kalagitnaan lang din. Ibigay na natin. Parang icebreaker na, kumbaga nga. So, ang main tip na maibibigay ko sa inyo sa FAR, talagang kailangan nyo mag-invest na maraming time. Kasi FAR is the board exam subject na kinukonsider as napakarami o napakahaba ng coverage. Sa totoo lang. FAR ang may pinakamaraming topic sa board exam. Sa totoo lang. Kaya nga sa Reo Professional Review, ang number ng handouts ko sa FAR parang nasa 42 if I'm not mistaken. Okay, 42 handouts. So generally, parang nasa 40 plus o almost 30 plus yung topics ng FAR. Diba ganun karami ang topics ng FAR? So dahil voluminous at numerous ang number ng topics ng FAR, then wala kang choice but to invest more time. So kaya ano ako nagre-review dati nung nag-aaral ako, parang sa isang linggo, parang dalawang beses, hanggang tatlong beses meron ako nilalaan na oras sa FAR. Kasi ganun karami yung kailangan mong aralin, ganun karami yung kailangan mong i-master. So as much as possible, you need to invest more time. You need to invest a significant number of time in order for you to master FAR. Kasi ang FAR, yes, I know, maraming concepts siya na kailangan tandaan, pero hindi naman totally parang iba-iba yung concept. Marami rin naman concept na paulit-ulit. Kailangan mo lang makuha yung bottom line ng topic. Parang kanina, yung sa capitalization ng cost. Diba? Parang kumbaga kailangan mo lang malaman yung bottom line eh. Para madali mo siyang maalala. Hindi sa dapat na parang memoryahin mo lahat ng cost. Hindi naman ganun. Kailangan makita mo lang yung bottom line ng discussion para alam mo, ay, hindi ko pala kailangan memoryahin to. Meron lang palang basic or bottom line concept no, na yun na lang kailangan kong tandaan. Diba? Mas napapabilis yung ating pag-aaral. Mas napapadali yung understanding mo sa topic if that will be the case. Diba? Kesa memoryahin mo siya isa-isa, ako, nakapagod yun. Nakaubos ng memory sa utak yun. Nakaubos ng storage yun. Diba? Ilang gig lang ang utak natin tapos ang kailangan mong tandaan, terabyte. Diba? Gigabyte lang ang meron ka. Diba? Alanganin yan, delikado. So if that will be the case, minimize yung mga kailangan memoryahin. May mga instance talaga kailangan mo magmemorya sa mga accounting subject. Eh. Pero ang FAR hindi talaga. Concept-based ang FAR. If you know the concept, then hindi ka magkakaproblema sa problem. Kasi ang problem solving ng FAR, hindi yan parang working back. Madalang ang working back sa FAR. More on straightforward computation niya. Pag sinabing straightforward computation, kung ano yung concept, just apply the concept. Ganun lang kasimple ang FAR. Yun nga lang, pag hindi mo alam ang concept, hindi mo alam ang gagawin sa problem. Di ba? And in order for you to master the concept, you need to constantly read and practice what you have read or what you have learned. Kasi without practice, there is no confirmation of what you have understood. Diba walang confirmation na natutunan mo eh kung walang practice. Kasi sa practice, doon ka magkakamali eh. At kapag nagkamali ka, doon ka matututo. Diba? Kasi kung, again, natapos mo yung lahat ng libro, memoryado mo pa yung pages, ay nako yung statement na yun, nasa page 138. Ay,
Ano yun? Memoryado mo yung pages, hindi naman makakatulong sa iyo para may pass ang board exam. Ang kailangan mo concept in order for you to pass the board exam. And you can master only the concept if you can constantly practice and constantly recap, read the concepts. And you can only do that if you can properly manage your time, if you can invest more time for FAR. Yun talaga, yun. Kailangan mo talaga mag-invest na maraming time. Yun pa rin yung bottom line nito eh. Time management talaga and investing more time. Kasi marami nang sasabi, ay naku, mahal ko ang accounting. I really love accounting, pero di niya ako mahal. Pero remember, ang taong nagmamahal, nagbibigay ng time eh. Diba? So how can you be sure na you really love accounting if you cannot give time for accounting? Diba? Napakaraming kailangan mong i-invest na time eh. Kasi hindi ganun kasimple, specialized ang study ng accounting eh. Hindi siya parang Pilipino, English, araling panglipunan, na somehow kayo may self-study. Accounting is not like that. You need to invest more time in order for you to understand accounting. So again, my main tip for you to understand or to effectively study FAR, you need to invest time. Kailangan mag-invest ka ng mas maraming oras kasi with that, you can practice more, you can read more, you can understand more. If you have enough or more time for financial accounting and reporting. Kasi sa totoo lang ha, sa during my board exam days, ang pinaka-confident kong subject talaga ng FAR talaga. FAR talaga yung pinaka-confident akong subject. Bakit? Kasi kung ano yung sinabi ng standard, yun lang i-apply mo lang eh. Yun nga lang, minsan kailangan mo maintindihan yung rationale ng standard para maintindihan mo yung concept niya. Kasi I know ang FAR parang technical eh. Tama ba? Parang nanggaling ka sa basic accounting na masyadong procedural eh. Diba sa basic accounting, parang entry mo yan, debit mo yan, credit mo yan. Kumbaga, basic accounting usually is the house of accounting eh. Tama, yung mga proseso, yung mga procedure, yung paano sa basic accounting yun eh. Pero yung sumasagot ng tanong na bakit sa intermediate o sa financial accounting na yun. Tama ba? Kaya nga financial or intermediate accounting is the whys of accounting. Siya yung why eh, siya yung bakit. Siya yung bakit ng mga paano. Kaya kailangan para maintindihan mo yung paano, dapat alam mo yung bakit. So you need to rationalize everything. Kasi with rationalization, kapag naintindihan mo, nagigets mo yung rationalization o rationale nung concept na yan, hindi ka mahihirapang intindihin siya as you apply it sa problem solving. Kasi pag hindi mo maintindihan yung rationale ng bawat concept, ay mahihirap ka talaga sa FAR. Kasi napaka-technical ng FAR. Kasi standard-based ang FAR. Usually ang mga books, ang mga review books, textbooks, kumbaga kinakopy lang naman kung ano yung sinabi ng standard tapos ini-elaborate. Minsan yung elaboration pa, medyo technical pa. Diba kaya nga ako, nag-aaral ako ng FAR, hanggat maaari, meron akong dictionary sa tabi ko. Para kapag may mga technical term ako nakikita, dinidictionary ko, sinesearch ko sa Google. Para at least alam ko, meron akong parang basic idea o knowledge dun sa term na yon, and i-correlate ko yan doon sa iba't ibang concept na nabasa ko. Para maintindihan ko yung pinaka-overview o pinaka-bird's eye view nung topic na yan. From there, kapag may general topic, may general concept na ako o general understanding na ako, papalalimin ko na. Ganun ako dati mag-aral ng FAR. Okay? Parang napaka-technical siya, I know, pero kailangan mo talagang intindihin yung rationale, i-disregard mo yung technicality niya. Kailangan marunong ka mag-visualize kung ano yung nangyayari eh, para at least may idea ka kung ano yung gustong i-focus ng topic na binabasa mo. Nako sir, ganun lang pala mag-aral ng FAR. Ang dali. Ito totoo lang, to be honest, FAR ang pinaka-confident akong subject ng board exam ko. Kasi napaka-straightforward niya. Kung ano yung sinabi ng standard, yun na yun. Pero kailangan mo lang maintindihan bakit ganun yung sinabi ng standard. Okay, yung mga bakit yung kailangan mo maintindihan eh. Hindi yung papaano. Whys are better than hows. Always remember that. In terms of accounting, you need to learn the whys before you can rationalize the hows. Okay, kailangan maintindihan mo yung mga bakit para maintindihan mo yung mga paano. Okay, naku sir, yun lang pala isa. Napakadali na naman. Super duper basic. Well, anyways, mamaya, magbigay na ako ng another tip mamaya na lang siguro. So baka mapahaba na naman yung ating kwentuhan, yung icebreaker natin. So I hope medyo nakapagpahinga ka na, no? So let us discuss the first method. Going back to our discussion, let us discuss the first method. And that is first in, first out method. So FIFO method assumes that the items of inventory which are purchased first are sold first. And the ending inventory are represented by the most recent purchases. So kumbaga guys, huwag mo siyang gawing literal na parang first in, first out. Na kumbaga, ay, yung mga unang pumasok, yun yung mga unang lalabas. Ha? Generally, yun yung concept. Ang problema kasi, paano malalaman kung yun ang unang pumasok,
kung pare-pareho na itsura yung mga inventories mo. Tama, at saka hindi ka naman siguro mag-aabala na yung mga, kasi syempre mga unang pumasok, definitely, baka nasa dulo yan eh. Tapos ang mga huling pumasok, nasa unahan ng warehouse mo yan. So if that will be the case, para ang makukuha mo pa rin yung mga bago, tapos yung mga nasa dulo, baka hindi mo na makuha minsan, lalo na kung hindi naman na-expire yung inventory mo. Diba? So kung papansinin mo, yung FIFO method, ang fina-FIFO mo talaga, yung cost ng inventory, hindi yung mismong inventory. Wala namang pakialam ang accounting eh, kung ano yung unang lumabas sa kaunang pumasok na inventory. Ang pakialam niya, yung cost. Ang fina-FIFO mo, yung cost. Yung fina-first in, first out mo, yung cost ng inventory. Kasi alam na accounting na may mga instances na bumibili ka ng inventory tapos magkakaiba yung mga cost ng mga binili mo. So if that will be the case, ang ia-assign mong cost of ending inventory ay yung cost ng mga pinakahuling binili. Kasi yung mga unang binili, imposible na nasa ending inventory yan kasi first in, first out ka eh. So yung mga unang mong binili, obviously, yan yung mga unang nabenta. So yung mga natitira sa iyo, more likely saan galing 'yan? Galing 'yan sa mga pinakahuli mong binili. Ay nako sir, yun lang pala sir. Kaya nga to compute the cost of your ending inventory, you just need to multiply the amount of your ending inventory in units by the cost of your latest purchases, yung cost ng mga pinakahuli mong binili. Kaya nga I'll repeat, ang fina-FIFO natin, yung cost, hindi yung mismong inventory. Tama, wala namang mapapala yung accounting dyan eh. Kung nagpa-FIFO ka ng mismong inventory. Ang pina-FIFO natin, I'll repeat, yung cost ng inventory. Kaya nga, in terms of cost of goods sold, that is the amount of inventory sold or the number of units of inventory sold multiplied by the cost of the oldest purchases naman. Yung mga pinakaunang binili. Kasi yung mga unang binili, sila din yung unang binenta. Ay, dali sir. Wala, basic na basic. Wala na namang ka-challenge-challenge. Totally no-brainer. Okay? So let us apply, bago natin pag-usapan yung average method, let us apply FIFO method on the next exercise, actually last exercise ito for tonight, which is exercise number 3. So ang requirement is for you to compute the ending inventory, the cost of goods sold, and the gross profit. Actually, yun yung mga frequently asked question ng topic na to. Yung cost of ending inventory, cost of goods sold, saka gross profit. Under FIFO, under average method periodic or yung weighted average method na tinatawag, at saka average method perpetual or more commonly known as moving average method. So let us read the given information. The following information is available regarding the inventory movements of Taiwan Corporation for the month of September. So at the beginning of the month, the company has 2,000 units with a cost of 36 pesos per unit. So binigay yung mga purchases mo, tapos naka-arrange yan according to date, tama? Ito yung mga binili mo. So on September 23, dahil pa minus yan, that signifies purchase return. Tama ba? So more likely, yung purchase return na yan, saan mo kukunin? Dito sa 1,900. Bakit? Kasi pareho sila, 38.6. Next, sa kabilang side naman, binigay yung sales transaction mo. Tapos, arrange din based on date. So, binigay yung mga dates kung kailan ka nagbenta. Tapos, on September 7 pala rather, pa-minus yung 600 kasi that signifies sales return. So, dahil pareho sila ng price, parehong 45, more likely ang 600 na yan galing dito sa 4,200. Okay? So, if that will be the case, kindly take note, paki-screenshot na muna yung given information so that we can proceed on the next slide. We will answer the requirements A, B, and C using first in, first out method. Para maintindihan nyo, ay nako, ang dali ng first in, first out. Okay na, ililipat ko na sa kabilang slide to guys. Ililipat ko na sa next slide. So, first things first, bago ka mag-compute ng mga items o ng mga requirements under FIFO, under average, under moving average, bago ka gumalaw, bago ka mag-compute ng kung ano-ano, kailangan mo munang compute yung ending inventory in units. Saka in total. In units in total. Ang una mo kukumpute ay yung ending inventory in units. So, that is beginning inventory plus net purchases, lalabas yung tigas, minus ending inventory, lalabas yung cost of goods sold.
So cost of goods sold represents the units sold kapag siya ay cost of goods sold in units. Yung cost of goods sold na to, saan galing itong 7,400 na to, sir? Take note, yung 7,400 na yan, yun yung mga pinagsama-sama mong amount doon sa sales side. Yan yun, no? Yung 4,200 minus 600, so that is 3,600, plus 3,800. Okay, yun yung 7,400 units dyan. Yung sa may sales. Okay, yun yung number of units sold. Next, yung purchases naman, itong 9,400, yun yung pinagsama-samang amounts doon sa may purchases side. Yun yung 3,000 units plus 4,800 plus 1,900 minus 300. Yun yun. Kailalabas yung 9,400. So kung titingnan mo, up to this point, kaya mo pang makompute yung kanilang mga per total amount. Tama ba? Kaya nga remember that Tigas, for me, sa akin lang to, Tigas is known as the mother account. Bakit mother account ang Tigas? Kasi remember, ang Tigas, later on, yung 427,600, hahatiin mo yan sa ending inventory at saka sa cost of goods sold. Okay, later on, hahatiin mo yan eh. Kaya nga, di ba pansinin mo, di ba ang 427,760, it is being represented by 11,400. Ang objective mo, yung 11,400, dahatiin mo, ilan ang inventory na nabenta, ilan yung inventory na hindi nabenta. Okay, yun naman ang nire-represent ng Tigas eh. Tigas, yan ang total na pwede mong ibenta. Alam naman natin na hindi lahat ng pwedeng ibenta ay nabibenta. So yung mga nabenta, nasa cost of goods sold. Yung mga hindi nabenta, nasa ending inventory. Kaya mong malaman ang cost of goods sold sa ka-ending inventory in units. Ang problema, yung per total amount nila. Yun yung hahatiin natin mamaya. Yun yung gagamitan natin ng FIFO, ng average, ng weighted average, saka ng moving average. Yun yung gagamitan natin ng iba't ibang method, yung 427,760. So ang concern lang ng topic na to, paano mo hahatiin yan? Sa mga inventory na nabenta, na nasa cost of goods sold, sa mga inventory na hindi na benta, na nasa ending inventory. That's the main focus of this topic. Kaya nga, always remember, Tigas is the mother account. Ang gagawin mo lang, hahatiin mo lang yan later on into ending inventory and cost of goods sold. Diba? Using the different cost formulas. So let us start with FIFO method. So paano kinukompute siya ng cost of ending inventory? Ako, madali lang yan. Diba ang ending inventory mo kanina ay ilan ngayon? Ang ending inventory mo ay 4,000. Ang gagawin mo lang sa FIFO, magte-trace ka lang. Paanong tracing, sir? Diba pag ending inventory, manggagaling yan sa mga pinakahuli mong binili. Diba ang pinakahuli mong binili, 3,900? Tama ba? Okay, 3,900 yung pinaka... 3,900 ba yun? Ay, sorry, 1,900 yung pinakahuli mong binili eh. Tama ba? Ang problema, sa 1,900, meron kang 300 na binalik. Kaya nga, ang starting point mo ito, 1,600 units times yung cost per unit niya na 38.6. Okay, pero hindi pa kompleto. Remember, di ba ang kailangan mong bunuin, 4,000. So, 4,000 minus 1,600, ang kulang mo pa, 2,400. So, saan mo kukunin yung 2,400? Doon sa susunod mong pinakahuling binili. Which is, yung pinakahuli mong binili na susunod, ang cost nun ay 38. Kaya pag pinagsama mo yan, that is the cost of your ending inventory, which is 152,960. Diba, sir, yan lang ba yun, sir? Yes, yan lang yun. Diba, napakadali pa rin. Diba, basic na basic. Wala pa rin ka-challenge to. Next, cost of goods sold naman tayo. Ang cost of goods sold naman, saan mo kukunin? Sa mga pinakauna mo namang binili. Kasi nga, first in, first out tayo eh. Pag cost of, kumbaga, kung papansinin mo, sa FIFO, ang ginagawa lang natin, nagtitrace lang tayo. Tracing lang ang ginagawa mo dito eh. Ang ending inventory, tinitrace mo sa mga pinakahuli mong binili. Ang cost of goods sold, tinitrace mo sa mga pinakauna mong binili. Tapos, ang binubuno mong amount, yung number of units sold. Diba ang ending inventory kanina, doon sa previous slide, 4,000? Kaya nga yun ang binuo natin sa cost of ending inventory. Kaya sa cost of goods sold, ang basis mo naman, unit sold naman. E diba ang total unit sold, 7,400? So yun ang bumunuin mo naman ngayon. Yun naman ang kukompletuhin mo ngayon.
So saan mo kukunin unang-una yung 7,400? Una mong kukunin yan doon sa beginning inventory. Siyempre, yan ang una mong ibebenta. So 2,000 times 36, that is, di ko alam, mga 72,000 siguro yan. Next, ang susunod na pagkukuhanan mo, yung pinakauna mong binili, which is 3,000. Tama, 3,000 times 37.2, kulang pa rin. Tama, nasa 5,000 pa lang yan. So yung 2,400, saan mo kukunin? Doon sa 4,800, yung susunod na binili mo. Kaya nga kung papansinin mo, yung 4,800 na binili mo, kalahati, 2,400, nasa ending inventory kanina, kalahati, nandito sa cost of goods sold. Hinahati mo lang siya basically. Yun lang ang ginagawa mo sa FIFO. Nagtitrace ka lang. Nagbubuo-buo ka lang ng amounts based doon sa computation na ginawa natin kanina. Kaya nga remember, Tigas is your mother account. Kaya nga pansinin mo, kapag pinagsama mo yung dalawang yan, anong lalabas? Ang lalabas dyan, yung Tigas kanina na na-compute natin, yung total Tigas. Okay, ang lalabas dyan, yung total Tigas natin kanina. Na ang total Tigas kanina, di ba, 427,760. Tama, try nyo, pagsamahin nyo yan. Okay, di ba, wow, magic. Magic, basic na naman to siya. Pinagsama ko na ang dali pa rin. Diba? Yun lang pala ibig sabihin ng FIFO. Nagtitrace-trace ka lang. Yes, ganun lang siya ka-basic. Tracing lang ang ginagawa mo. Diba? Ay nako, super basic. Totally no-brainer. Diba? Walang ka-challenge-challenge talaga, sir. Diba? Last requirement na tayo. Hindi mo napansin. Diba? Walang kahirap-hirap. Ang gagawin mo na lang, gross profit. Gross profit is sales less cost of goods sold lang eh. Diba, to compute sales, that is 3,600 times 45 pesos. Yun yung kanya selling price eh. Tama ba? So 36 na lang yan kasi binawasan na natin ng 600 na sales return. Tapos 38 times 50. So sales less cost of goods sold, dalabas na yung gross profit. Diba? Sir, tapos na po ba yung FIFO method? Yes, tapos na yun. Yan na yun. Diba, walang kahirap-hirap. Super duper basic pa rin. Wala pa rin ka-challenge, challenge. Okay, next. Diba, sir, wala na ako masabi. Na-speechless bigla. Hindi ikaw yung na-speechless. Ako bigla na-speechless. Nag-mental block ako bigla. Walang kahirap-hirap. Yan na talaga yun. Lala kong gagawa. And actually, comprehensive na yun. Nilabas kong exercise. Medyo comprehensive na yun. Wala. Suko na tayo sa sobrang dali na talaga. Diba, basic na basic na. Okay, next. Let us discuss naman average method. Now, sabi ko nga kanina, ang average method ay ginagamit based on the assumption na averagely used yung mga items na binili mo. Now, kaya ang average method, pwedeng gamitin yan using the periodic system at saka perpetual system. Madali ang average method periodic o yung tinatawag na weighted average method. Ang una mo lang kailangan gawin is to compute the weighted average unit cost. Okay, ang dali-dali lang. Kailangan mo lang compute yung weighted average unit cost. To compute weighted average unit cost, that is simply Tigas in total divided by Tigas in units. Yun ang unang-una mong gagawin. Eh di ba kanina nakapag-plot ka na kanina? Di ba doon sa una-una, yung bago tayo mag-solve ng FIFO, di ba meron ng Tigas in units doon, meron ng Tigas in total doon. Ang gagawin mo lang, ipag-divide mo lang yan. Pag na-divide mo yan, ang gagawin mo lang, imumultiply mo lang yan sa number of ending inventory para makuha yung cost of ending inventory. Yung weighted average unit cost, imumultiply mo lang sa number of units sold para makompute ang cost of goods sold. Diba? Mas madali ang weighted average method sa FIFO method. Sa FIFO method kasi, nagtitrace-trace ka pa. Sa average method, specifically weighted average method, kailangan mo lang yung weighted average unit cost. Tapos dire-diretso na yung computation mo. Kaya yun nga lang, ang kaibahan ng weighted average method sa moving average mamaya, sa weighted average method, isang beses ka lang nagko-compute every year. Kasi sa periodic system kasi, isang beses ka lang nag-a-update ng balance ng inventory. Tama, yun ang nature ng periodic system eh. Nag-a-update ka lang ng balance ng inventory upon inventory count. Sa perpetual system, bawat galaw ng inventaryo, nag-a-update yung inventory balance. Kaya mamaya sa moving average method, pag gumagalaw ang inventory, gumagalaw din yung weighted average cost. Kaya nga tinawag na moving average. Kasi habang gumagalaw ang inventaryo, gumagalaw din yung inventory cost mo. Okay, dito hindi. Isang beses ka lang magko-compute kasi isang beses ka lang naman mag-a-update ng inventory balance. Diba?
ang dali ng average method, sir. Suko na ako talaga sa sobrang dali. Di ba, wala pa rin kahirap-hirap. So let us apply that on exercise 3. Ang una mong gagawin, weighted average unit cost. Kumpitin mo. So meron ka ng tigas in total, 427,760. Meron ka ng tigas in units, 11,400. O ipag-divide mo lang yan, lalabas na yung weighted average unit cost. Diba? Ganun lang siya kasimple. Diba? Napaka-basic lang. Then afterwards, i-multiply mo lang yan sa number of ending inventory na 4,000. Tama ba? So ang cost of ending inventory, 150,080. Tapos, i-multiply mo naman sa number of units sold para makompute yung cost of goods sold, which is 277,648. Na pag pinagsama mo yung dalawang yan, pag pinagsama mo yan, ito yung lalabas, 427,760. Pero syempre, hindi sakto. That is due to rounding off na lang. Kasi baka sabihin, ako, napahiya ka, sir. Akala mo sakto, hindi naman. Again, that is due to rounding off lang. Okay, nagkataon lang, nag-round off kasi tayo. Okay? So again, that, ay, hindi pa pala tapos, no? Hindi pa pala tapos ito. Pero madali na lang yung susunod. Ang gagawin mo lang, yung sales kanina, i-carry over mo kasi kahit ano namang costing method ang gamitin mo, same amount ng sales ang lalabas. Ang nagbabago lang naman dito, cost. So yung selling price, hindi naman maapektuhan yan. So ang sales mo pareho lang kanina, 352. I-minus mo lang yung cost of goods sold, lalabas na yung gross profit. Na kay 74,352. Iba, Diyos ko. Ang dali. Wala na, sir. Suko na ako sa sobrang dali talaga, sir. Basic na basic lang talaga itong discussion natin. Noong una, sir, natatakot ako sa inventories. Wala pala. No, kaya mas madali pa pala sa cash and cash equivalent. So yes, hindi hamak na mas madali ang inventories sa cash kasi pag may proof of cash na, nagugulantang na yung mga buhay natin. Pag may proof of cash na, nagugulantang na yung mga buhay natin. Eh. Pero pag walang ano eh, pag walang proof of cash, pag yung simpleng cash and cash equivalent na sa bank record, manageable eh. No? Pag tungtong ng proof of cash, ayan na. Okay, nagugulantang na ang mga buhay natin. Hindi hamak naman, mas madali naman ang inventory sa cash. Para sa akin, ha? Para sa akin. Okay? Last na, let us finish exercise 3 by discussing the last method, and that is the moving average method. Under moving average method, basically, ganun lang din ang computation. Imumultiply mo siya sa number of ending inventory, tapos inventory sold, pero ang gagamitin mo palagi, yung latest. Kasi nga, gumagalaw ang average cost mo. Gumagalaw ang weighted average cost mo kapag gumagalaw ang inventory. Under this costing method, the average unit cost is recomputed after every purchase transaction. So pag sinabing purchase transaction, it includes purchase returns, transactions as well. So hindi sa lahat ng galaw ng inventaryo, gumagalaw ang unit cost. Gumagalaw lang siya kapag gumagalaw ang tigas, specifically kapag may purchase transaction. Okay. So kumbaga, same concept as average method kanina. Yun nga lang, sa weighted average, isang beses ka lang magko-compute kasi nga, isang beses ka lang mag-update ng inventory balance. Kasi sa periodic system mo siya ginagamit. Pero kapag perpetual system kasi ang gamit mo, dahil nag-update ang balance ng inventory, mag-update ka rin ang balance ng unit cost. Kaya lang yung concept ng weight ng moving average method. Yun nga lang, ang moving average method is somehow procedural. Medyo mahabang computation ito. So please bear with me. Kaya pag nakita mo to sa problem solving, pre-board man o sa actual board exam, automatic lalaktawan mo yan. Kasi mahabang computation yan, it will take number of minutes. Sayang naman yun. Unless mabilis ka na talagang mag-solve at accurate ka na mag-solve, why not? Pero kung medyo mabagal-bagal ka mag-solve, laktawan mo na muna. Ilaan mo na muna yung oras mo sa ibang bagay na kung saan mas marami ka masasolve within a short period of time. Anyways, going back to moving average. Paano ginagawa ang moving average, sir? So, hahatiin mo siya actually into four columns. Date, units, unit cost, saka total. Okay, palaging four column ang computation niya. So, pasensya na. Kung may shortcut lang to, tinuro ko na yung shortcut kaso wala talaga eh. Ito talaga yung tamang approach to compute it. So, isa sa mga basic premise ng moving average method is that kailangan chronologically ordered or ang pagkakasunod-sunod ng transaction ay based on date. So, wala ka dapat talaktawan. Okay, for example, ang unang date mo, January or September 1, that is the beginning inventory. Ang next date na kung saan gagalaw ang inventaryo mo, September 3 na. Sa September 3, ano nangyari? Nagkaroon ng purchase transaction. So gagawin mo, ipag-plus-plus mo lang yan. Tapos kung papansinin mo, dahil nag-iba ang unit cost,
Then you need to compute an updated unit cost. Di ba kung titingnan mo, 183,600 is the updated tigas, 5,000 is the updated tigas in units. So tigas in total, 183,600 divided by this one, ito, i-divide mo yan dito, ang lalabas ay ito, 36.72. So, di ba 36.72 is just the weighted average unit cost kanina. Yun nga lang, mamaya magbabago yan pag gumalaw ang tigas. Kasi ang weighted average unit cost is tigas dependent. Tama, nakadepende siya sa balance ng tigas. So, pag nagbago ang tigas, then nagbabago ang weighted average unit cost. Okay, yun yung concept ng ano, ng moving average method. Same formula, tigas in total divided by tigas in units, pero pag nagbago ang tigas, nagbabago ang weighted average unit cost. Okay, yun yung main difference ng moving average sa weighted average method. So again, na dapat based on date, chronologically sequenced or ordered ang mga transactions dito. Hindi ka pwedeng lalaktaw ng date. So after September 3, ang next na date natin, September 6. Tama ba? At sa September 6, nagkaroon ng sales transaction. So magbabawas ka ng 4-2. So take note, ang sale transaction, wala namang tama sa tigas. Kaya ang gagamitin mo unit cost, yung latest unit cost, which is 36.72. So i-multiply mo yan, 154,224, lalabas ang balance ulit. Nang balance na inventory mo, 800, ang total amount niyan, 29,376. Kaya nga kung yan lang ang transaction natin, ang cost of goods sold mo, 154,224, ang ending inventory mo, 29,376. Kung yan lang ang transaction. Tama, kasi ang ginawa mo lang, yung 183,600, yung total tigas, hinati mo lang sa dalawa. Diba? Kaya nga ganun ang ginawa natin kanina, diba? Tigas is your mother account. Hahatiin mo yan sa number ng inventory na tira, saka number of inventories na nabenta. Yung nabenta nasa cost of goods sold, yung tira nasa ending inventory. Ay, naku sir, para ka nang sirang plaka pa. Ulit-ulit na yung sinasabi mo. Diba? Pansinin mo, pareho lang siya ng weighted average method. Tama? Except that kapag gumalaw ang inventaryo, gagalaw din siya. Pero hindi lahat ng galaw, pag gumalaw lang ang tigas. Okay, next transaction. Nagkaroon ng sales return. Ang sales return wala namang impact yan sa tigas eh. So ibig sabihin, same cost ang gagamitin mo. Tama, 36.72 ulit. Pero ingat lang, dapat pa-plus yan. Okay, pa-plus. Kasi ang sale return, babalik ang inventaryo, madadagdagan ang units mo. Next date is September 15. September 15, ano nangyari? Nagkaroon ng purchase transaction. So ipa-plus mo ngayon yan. Ang cost ng 4,800 ay 38. Dahil nagbago ang tigas, nagbago rin ang unit cost natin. Naging 37.71. Di ba? Kanina from 36.72, ngayon naging 37.71 kasi gumalaw ang tigas. Di ba? Ano ba naman yan, sir? Ano? Dali-dali na naman ito. Di ba yun nga lang, kung papansinin mo, medyo procedural siya. Please bear with me. Okay, medyo procedural talaga siya. Next transaction, sale transaction, September 16, nagbenta ka ng 3,800. So again, dahil hindi naman nakaka-apekto sa tigas yan, ang gagamitin mong cost, yung latest cost, which is 37.71. Tapos mamaya, ito magiging part ng cost of goods sold yan. Okay? Ang hindi lang part niyan ito, tatanggalin ko lang ha, itong 29,376. Pero yung susunod, yung sale return, ito kasama yan mamaya sa cost of goods sold. Okay? So lalabas ulit yung balance natin, 90,510. Ilang dates na lang ba to? Parang patapos na. Ah, last two dates na lang. September 20, nagkaroon ka ng purchase. So ang balance mo na, 4,300. So dahil nagbago ang tigas, anong mangyayari ulit? Magbabago na naman ang weighted average unit cost. From 37.71, naging 38.10. Diba? Medyo procedural lang siya, guys. So wala tayong choice. Ganun talaga ang buhay. Next, purchase return. Diba? Purchase return, may tama sa tigas yan. So ibig sabihin, magiging 300 times 38.6 pa minus. Kaya nga pansinin mo, ang ending inventory mo, 4,000 pa rin. At ang cost ng ending inventory mo ay 152,270. Ang cost of goods sold mo naman, yung pinagsama-samang tatlo kanina. 154,224 minus 22,032 plus 143,298, that is 275,490. At pansinin mo ulit,
pag pinagsama yung dalawang yan, anong lalabas? Ang lalabas ulit yung tigas. Hindi ko lang sure kung sakto yan. I-try ko nga kung sasakto. 152,270 plus 275,490. Ah, sakto pala, no? 427,760. Saktong-sakto. Okay, yan din yung tigas natin kanina na na-compute. Tama, 427,760. Diba? Ay, naku sir, wala pa rin ka-challenge-challenge. Diba? Suko na ako talaga sa sobrang dali. Basic na basic lang yung discussion natin. Okay. Ay, naku, alam mo na yung susunod sa gross profit. Yung na kailangan ipaliwanag yan. Ganun lang ulit, yung sales na ginamit natin kanina, pareho lang yan. Minus cost of goods sold, 279,490. Lalabas ang gross profit, 76,510. Diba? Sir, yan na ba yung FAR? Yan na ba yung inventories? Wala. Common sense. Wala. Aray, common sense. Diba dali na inventories? Diba, parang ewan lang. Parang ewan lang. Parang ewan lang, you know? But anyways, so let us conclude our discussion for tonight. Okay. So sabi nga natin kanina, di ba? Ay, wait lang. Baka may nag-i-screenshot pala. Sorry. Okay. So, pa-screenshot na muna before we proceed to the next slide. Ayan. Kasi medyo mahaba-haba ang solution. Hindi ko na alam kung sinulat mo. Sinulat ko, sir. Gusto mo pinapahirapan yung sarili ko. Gusto mo pinapahirapan yung sarili ko. Susulat ko lahat yan kahit medyo mahaba. Pero anyways, I would like to advise you na i-screenshot na lang para hindi ma-delay din yung ating lecture for tonight. Yan. Saktong-sakto lang tayo sa oras. Wala pa rin kahirap-hirap. Okay, so last na. So as I have mentioned kanina, di ba, subsequently, inventories are measured at LCNRV. Lower of cost or net realizable value. Alam namin yan, sir. Paulit-ulit na kanina eh. Okay, nakabagot na. So sabi ko nga kanina, ang cost natin or yung cost of ending inventory is determined through the use of different cost formula. Yung FIFO, specific identification, weighted average, moving average. Ngayon, ang pag-usapan naman natin is how to compute net realizable value. So net realizable value or measuring inventories at LCNRV is in line with the basic concept of or basic accounting concept that an asset shall not be carried at an amount in excess of amounts that it is expected to be realized. Kumbaga, wala dapat asset daw. Kumbaga, wala dapat asset daw na i-carry over mo siya sa isang amount na mas mataas sa amount na marerecover mo lang sa kanya. Kasi generally, NRV is the recoverable value of your inventories eh. Na syempre, kung for example, ang inventory mo naka-measure ng 100,000, tapos ang marerecover mo na lang sa kanya nasa 80,000, bakit mo ba siya i-measure ng 100? Dapat 80 lang kasi yun na lang yung amount na marerecover mo sa kanya. So pag dumating ang point na i-dispose mo na yan, kung yan na lang ang marerecover mo, dapat yun ang measurement ng inventory na yan. Yun ang concept ng LCNRV. This is for conservatism purposes. This is aligned with the concept that no asset shall be carried over above its recoverable amount. That's the concept of LCNRV. Dapat if ever man na ang cost ay mas mataas sa NRV, kailangan mo siyang i-write down. Kailangan mong ibaba yung amount niya. Kaya nga tinawag na inventory write down eh. Write down means ibaba yung amount. Kasi if ever na mas mataas ang NRV, wala kang gagawin. Okay, walang write down. Wala ka dapat gagawin, ignored lang. Unless may previous write down ka, so pwede ka namang mag-write up. Pwede mong i-reverse yung write down na recognize mo previously. Again, I'll repeat. Generally, kapag mas mataas ang NRV sa cost, wala kang gagawin. Kasi hindi naman impaired yung asset eh. Hindi mo siya kailangang i-write down. Unless, kung dati nag-write down ka, pwede mong i-reverse yung write down. So ang rule, there is only a reversal of inventory write down kung may previous write down ka na ni-recognize. Bawal kang mag-recognize ng gain kung wala ka namang loss na ni-recognize previously. Yun ang concept ng LCNRV. Kaya nga, if ever I'll repeat na mas mataas ang NRV sa cost, generally ignored. Unless may previous write-down, pwede kang mag-reverse ng write-down na yun. Okay.
So ngayon, ang aking 1 million peso question ngayong gabi, sir, is how to compute NRV. NRV is computed depende sa inventory na pinagkukumpitan mo. Ibang NRV computation ng finished good, ibang NRV computation ng work-in-process inventories, at ibang computation ng raw materials. So kapag ang inventory ay finished good or merchandise inventory, ang NRV is estimated selling price less estimated cost to sell. Okay? Pansinin mo ah. Kaya tinawag ang NRV na recoverable value. Di ba ang objective mo sa inventory, ibenta? So generally, ang estimated selling price ng inventory ang kanyang recoverable amount. Tama, kasi NRV is recoverable value eh. At ang inventory, marerecover mo ang amount niya by selling it. Tama? So kaya nga ang starting point ng NRV computation, estimated selling price. Pansinin mo, again na, pinapaliwanag ko yung rationale ng computation para hindi mo na siya minememorize na bakit ganyan niya. Pinapaliwanag ko yung rationale ng computation. Kasi NRV is recoverable value eh. And generally, you can only recover an item or you can recover only the cost of your inventory by selling it. Tama? Kaya nga generally, the selling price is the recoverable amount. Ang problema, may mga cost na ibabawas sa selling price. Unang-una na dyan, yung estimated cost to sell. Tama ba? Kasi syempre, may mga disposal cost ang inventory. May mga selling cost ang inventory. So, kailangan mong ibawas yan. Pag work in process inventory naman, babawasan mo pa ng isa, estimated cost to complete. So generally, ang finished good, walang estimated cost to complete yan. Kasi ang finished good, complete na yan eh. Tama ba? Kompleto na yan, ready for sale na yan. Wala na yung estimated cost to complete. Iba lang ang usapan o isa lang ang scenario. Isa lang ang situation na kung saan ang finished good may estimated cost to complete. Kindly take note of this one. Kasi wala sa PowerPoint to eh. Kindly take note of this one. Isa lang ang scenario na kung saan may estimated cost to complete ang finished good. And that will be kapag siya ay defective. Pag defective kasi ang finished good, so para maging o para mawala yung defect, kailangan mo siyang i-undergo ng rework. At ang rework cost ay complete cost or cost to complete or estimated cost to complete. So magkakaroon lang ng cost to complete yan kapag defective yan. And that is in the form of rework cost. Kindly take note of that one. Kasi kung di naman defective ang finished good, walang estimated cost to complete ang finished good. Di ba? Ang merong estimated cost to complete ay work in process inventory. Yan sigurado, may cost to complete yan. Kasi hindi pa siya tapos. Okay, di ba? Ang dali, sir. Common sense. So, taray, no? Ready na ako. Kahit ako pa magturo sa mga classmate ko, sir, ang dali lang pala ng inventories. Diba? Basic na basic lang. Next, raw materials inventory and factory supplies. So, ang NRV computation yan ay based sa kanyang current replacement cost. Pag sinabi kasi natin replacement cost, yan na yung amount ng inventory mo kapag bibili mo siya ngayon. So, ibig sabihin, on the side of the seller, yan yung kanyang amount if ever na maibibenta mo siya. Okay. Kaya generally, yan yung recoverable amount ng raw materials. Ngayon, ang tanong, sir, how do we determine LCNRV? So LCNRV, take note, is applied on an item-by-item basis. For example, marami kang raw materials. Okay, marami kang raw materials. Tapos yung raw materials mo, raw material A, raw material B, raw material C, ang LCNRV ay per type of raw material. Hindi yung itototal mo yung cost niya, itototal mo yung NRV, tas whichever is lower. Hindi siya ganon. It is applied on an item-per-item basis. So kung marami kang finished good, per type of finished good, ginagawa yung LCNRV. It is on an item per item basis. It is not on a total basis. And this is applied to all types of inventories except for raw materials and factory supplies. Sir, anong ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin na kapag nakita mo na ang NRV ng finished good saka work in process ay mas mababa sa cost, automatic may write down na kagad. I'll repeat, pag nakita mo yung NRV nung finished goods sa kanang ng work in process ay mas mababa sa kanilang total cost, then automatic may write down. Pero pag raw materials, there is no such thing as automatic write down. Ang raw materials ay i-write down mo lang if and only if the related finished goods are to be written down. So ibig sabihin, for example, nakita mo yung NRV ng raw material mas mababa sa finished good niya. So hindi siya automatic i-write down.
kung yung NRV ng raw materials mas mababa sa cost ng raw material na yon. Hindi siya automatic i-write down. Titignan mo na muna yung related finished good niya. Kapag yung related finished good niya ay hindi naman i-write down, then hindi mo rin kailangan i-write down yung raw materials. Ganon ang rule kapag raw materials, guys. Hindi siya katulad ng finished good saka work in process. Na ang finished good saka work in process, may automatic write down yan. Pag nakita mo yung NRV, mas mababa sa cost, automatic i-write down mo. Pag raw materials, hindi. Pag nakita mo yung kanyang cost ay mas mababa sa NRV, huwag mo muna i-automatic write down. Tignan mo na muna, i-check mo muna yung related finished good niya. Pag yung related finished good ay hindi i-write down, then obviously, hindi rin i-write down yung raw materials. Okay? Pero iba ang kwento. Ha? For example, nakita mo, mas mababa ang cost sa NRV. Tapos yung related finished good, i-write down. Baka isipin mo, i-write down mo rin yung raw materials. Hindi ah. So, titignan mo lang ang finished good kapag nakita mong i-write down yung raw materials. Kung hindi i-write down, wala kang gagawin. Ignored lang din. Okay? So, mag-check ka ng finished good again kapag i-write down ang raw materials. Hindi siya automatic write down. Check first the related finished goods. Okay? So, I guess that will conclude our webinar or our discussion for tonight. So, maraming salamat for attending tonight's webinar. So I really hope na maraming areas ng inventories or maraming concepts ng inventory ang na-enlighten or na-touch natin ng maayos, na-elaborate natin ng maayos. I really hope na marami kayong natutunan ngayong gabi. And much better, as much as possible, apply what you have learned already. I-apply nyo na kagad dun sa mga questions, sa mga materials na meron kayo para kumapit yung concept. Kasi yes, naintindihan mo yung discussion, pero without practice, hindi mareretain ang concept sa isip natin. Ang kailangan natin palagi, retention. Okay? And you can only retain something if you will constantly practice it. Because practice makes permanent. Hindi perfect because nobody is perfect. Diba? Practice makes permanent. Through constant practice, nagiging permanent sa isip natin yung concept natin. Diba? Di ba napapansin ganun palagi ang utak natin? Na kapag paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay, naririnig, nakikita, mas natatandaan siya na isip natin. Di ba? Ganun magtrabaho ang isip natin eh. So kung gusto mong permanently mag-retain ang concept, kailangan paulit-ulit mo siyang ina-apply. Kailangan paulit-ulit mo siyang pinapractice. Kasi mas malaki yung area ng utak natin na kung saan nandun yung, ano, yung mga bagay-bagay na kahit hindi mo gawin na matagal, alam mo pa rin kung paano gawin, pagbabike, etc. Sana yung pag-aaral doon natin mapunta, doon natin mailagay, na kahit matagal kang hindi nagbasa, nag-aral ng topic na yan, dahil master na master mo yan, isang tinginan mo lang, alam mo na yung gagawin. Sana doon natin mailagay. Huwag natin siya ilagay doon sa part natin na for memorization purposes. Kasi maliit lang na portion yun eh. Diba yung tipong parang hinuhold lang yan yung thought just for the sake na may exam. After ng exam, mag-flash out na yung ano, alam mo. Naku, mahirap yun. Hindi maganda, hindi healthy yun sa accountancy program. Sa dami ba naman ng topics na kailangan nating aralin? Okay, so sana after this one, i-practice na kagad para ma-retain ang concept sa isip natin. So with that, I would like to conclude our webinar or our discussion for tonight. Again, thank you so much for attending tonight's webinar. So itap mo ulit yung sarili mo, di ba? Maraming salamat. Thank you self kasi hindi ka natulog. Hindi ka inantok. Tinapos mo yung webinar hanggang dulo. So maraming salamat. I would like to commend you all for taking the initiative on learning further or undergoing further studies regarding inventories and regarding financial accounting. So maraming salamat ulit. Have a good night ahead. See you soon sa mga magre-review with Reyo. See you around and God bless you all. Thank you so much, guys.